ang walang kaliskis. At lagi natin sinasabi na samahan mo ng maraming dasal para po kayo ay tuluyang makalaya sa inyong karamdaman. Kung kayo po ay taga Cavite, intayin po namin kayo sa ating free health consultation sa Bacoor, Cavite. Every Tuesday po ang ating free consultation, alas 7 hanggang alas 2 ng hapon. Ikaw ba ay may arthritis? Maaaring gouty arthritis, rheumatoid arthritis, o osteoarthritis? Magpunta sa ating free consultation. Sa Bacoor, Cavite, tuwing Martes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, Maria de Castro Building, Emilio Aguinaldo Highway, Panapaan, Bacoor, Cavite. Mula sa Pure Gold Bacoor, may katabing Petron. Nasa harapan ng Petron, makikita ang Maria de Castro Building. Tuwing Martes po ng umaga, meron tayong free consultation sa Bacoor, Cavite. Ito po ay nagsisimula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Tayo po ay located sa Ground Floor Maria de Castro Building, Emilio Aguinaldo Highway, Barangay Panapaan, Bacoor, Cavite. Hanapin nyo lamang po yung Pure Gold Bacoor, katabi niyan Petron. Across the road from Petron, nandyan po ang Maria de Castro Building. Nasa ground floor po ang ating tanggapang kaibigan sa kalusugan, Bacoor, Cavite. Tuwing Martes po yan, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. At para naman sa mga taga-Caviteño na naghihintay na muling makita ang ating scientist and inventor na si Mr. Richard Nixon Gomez, sa darating po na January 9, alas 8 ng umaga hanggang alas 11 lamang po ang ating scientist and inventor doon na si Mr. Richard Nixon Gomez, meron tayong special pre-health consultation. Si Dr. Richard mismo ang makakausap nyo po dito. Kaya sa mga nag-aabang po sa kanya, January 9 po, special consultation, Bacoor, Cavite. Kung kayo po ay may iba pang katanungan at impormasyon na nais malaman, mag-text or tumawag lamang po sa ating hotline number 0999-364-1111. 0999-364-1111. Kapag nag-text, ilagay ang kompletong pangalan, tigasaan at ang inyong karamdaman. Okay, maraming salamat Ate Rona at Ate Teen at standby sa ating pong mga text messages mula sa Nueva Ecija at sa Marikina City. At imbalikan lang po ating topic, ano, tatlong paalaala ng kaibigan sa kalusugan kapag cancer naman ang pinag-uusapan, Ate Rona at Ate Teen. Ano ba yung tamang gamutan niyan at paano ba nagsisimula ang sakit na cancer? Yes, ang cancer, isa rin ito. Maraming klase ng cancer ang pwedeng dumapo sa lahat ng tao. Kung kayo po, lalo na kung kayo ay mayroong lahi na sa pamilya na mayroong cancer, kaya ikaw na nakikinig ngayon, alamin mo, meron bang may cancer sa pamilya nyo? Siguro mas maganda kung ngayon pa lang medyo mag-ingat-ingat na. Dahil maraming klase ng cancer. Nandiyan ang colon cancer, cervical cancer, breast cancer, prostate cancer. Pero lahat ng klase ng cancer na yan, pwede nating matulungan dito sa kaibigan sa kalusugan. Ang cancer is an abnormal growth of cells in our body. Lahat tayo, magmula nang ipinanganak tayo, meron tayong cells sa katawan. Trillions and trillions of cells. Itong mga cells natin, buhay. Humihinga yan. Kailangan uminom. Kailangan kumain. Kaya kung ano yung mga pinapasok natin sa katawan natin, yun din ang nagiging pagkain ng mga cells natin. Oo, sa katawan. Ang cells din natin, meron yung lifespan. Ibig sabihin, kung mayroon mga ipinapanganak na cells, na regular cells or healthy cells, meron ding nawawala o namamatay. So, meron lang silang tamang oras na ilalagay sa katawan natin. Kapag tayo ay nagkaroon ng abnormality ng cells, halimbawa, mahilig kang kumain ng mga processed food o kaya yung mga pagkain ng maraming preservatives, halimbawa, yung mga paborito natin sa umaga, yung mga tocino, yung mga longganisa na yan, processed food, o hilig mo kumain sa mga fast food, maaaring magkaroon ng oil junk food. Mm-mm. Pwede rin yung mga soft drinks na iniinom natin, magkakaroon tayo ng free radicals na pumapasok sa katawan natin. Yung free radicals na yun, para siyang, kung ikukumpara natin, para siyang ano, yung lason. Oo, pwede rin siya yung sa bakal, kalawang. Yung kalawang na pwedeng pumasok sa katawan natin na maaaring makasira ng isang cells natin. Pag isang cells lang nasira sa katawan natin, nagkakaroon na siya ng abnormal growth, nagiging continuous. Kung yung cells natin na regular ay namamatay, itong abnormality o yung abnormal na cells, hindi na siya namamatay, nagiging immortal na siya.
patuloy na dumadami hanggang sa nagkakaroon na ng lesion o yung bukol na tinatawag. Uh-oh. For example, sa breast, doon tumubo yung abnormality ng breast. Maaari kang magkaroon ng bukol sa breast mm-hmm. na maaaring mauwi sa breast cancer. Okay. Kapag ikaw ay tinubuan ng bukol kahit sa ang part pa yan, it doesn't mean naman ito kaagad ay cancer. Meron dalawang klase ng bukol. Salbahing klase ng bukol, ito yung malignant. Dito yung mga kumakalat na or mapangit na yung itsura ng bukol. Yung isang klase naman, benign. Ibig sabihin, mabait na klase ng bukol. Pwede pa natin pakiusapan ito para lumiit at mawala. Kaya kung kayo po may nakakapang bukol sa katawan ninyo, mas maganda sana kung magpunta kayo sa pinakamalapit na diagnostic center. Magpa-check kayo. Kung lalaki ka, i-check mo ang prostate mo kung ikaw ay nasa edad na 50 pataas. Kung ikaw naman ang babae na nakakapamo na meron ka ng bukol sa breast or madalas kumikirot na yung breast mo, iba na ang itsura, magpa-breast ultrasound ka. Oo, sa breast ultrasound o sa kahit anong ultrasound, kahit prostate gland ultrasound, whole abdomen ultrasound, marami tayong makikita dyan. Unang-una, yung quality ng bukol. Kapag nakita natin sa ultrasound na medyo bilog yung bukol and then ano lang siya, light, hindi siya makinang, maaari pong mabait na bukol yan. Pwede rin pag nakita natin na para siyang sabog na itlog, tapos makinang, maaring matigas or salbahing bukol. Makikita din natin dyan kung gaano ba karami yung bukol, ano ba yung quality, at syempre yung sizes, yan natin isang sa tinitingnan natin kapag nagpapa-ultrasound tayo. Kadalasan kapag nakitang may bukol, ibabiopsy para makita kung ito o malaman kung ito ba ay cancer or hindi. Oo, pero dito sa atin, sa kaibigan, sa kalusugan, hanggat maaari, ayaw natin ng biopsy. Ang biopsy, maraming klase yan, pero karaniwang ginagawa ang FNAB or fine needle biopsy. Tutusukin ang bukol, kukuha ng sample para itest ito kung benign or malignant. Pero ang problema, Tirona, sa dami ng pasyente natin na nagpa-biopsy, na late nang nagpunta dito sa tanggapan ng kaibigan sa kalusugan, marami sa kanila kalat na ang cancer sa katawan. Ibig sabihin, mas mabilis na kumakalat at mas mabilis ang paglaki kapag natusok na yung mga bukol. And then, syempre, pag nagpa-biopsy po, dapat ready na kayo dun sa mga susunod na procedure tulad po ng operasyon, chemotherapy, and radiation kung ito po ay magpositibo sa cancer na po. Pero kung hindi kayo handa, lalo na kung isang senior citizen, di ba? Karamihan sa mga pasyente natin talagang may edad na ayaw na nilang dumaan pa sa mga ganong procedure dahil baka hindi na kayanin ng kanilang katawan, lalo na kung chemotherapy. Na po, chemotherapy, lalasunin po yung natirang cancer cells nang hindi nakuha ng operasyon. Kasi pag na-opera, di ba, hindi naman nasasaid yung cancer cells. Merong matitira kahit isang hibla dyan ang matira ng cancer cells. Pwede po itong tumubo ulit. Kaya nga sinusundan ng chemotherapy para lalasunin yung natirang cancer cells. Kaya lang, madadamay syempre yung good cells. Iyan yung collateral damage ng chemotherapy. Oh, and then after chemotherapy, hindi pa natatapos ang lahat dyan. Meron pang radiation. Kailangan sunugin pa yung mga cancer cells na yan. Pero alam nyo po ba na kapag kayo ay na-chemotherapy, na-radiation na, hindi rin tayo dapat magpakakampante. Mga ilang taon lang, marami tayong pasyente na yan, babalik na na-chemotherapy na, na-radiation niya, pero bumabalik pa rin yung bukol. Dahil ito nga po, hindi namamatay pa yung pinaka-ugat ng bukol. Kaya dito sa atin, sa kaibigan, sa kalusugan, Picure ang nire-reseta natin dito sa lahat ng klase ng bukol na tumubo sa katawan at nauwi sa cancer, Picure. Alam niyo po ba na ang Picure ay may kakayanan na patayin ang mga ugat sa paligid ng bukol para kapag namatay ang ugat na yan, unti-unti liliit, manghihina ang bukol hanggang sa tuluyang mawala. Oo, nang hindi siya nauoperahan. Mm-hmm. At kakayahan din ng Picure na kapag ito ay dumikit doon sa cancer cells, nagkukumit ito ng cell suicide. Mm-hmm. Nang sa ganon, hindi na magkakaroon ng pagkalat, hindi na rin makakaproduce pa ng mga panibagong bukol kapag ikaw ay nag-iinom ng Picure. Thank you.
May bukol ka ba sa dibdib? Ito ba ay benign o ito ba ay malignant? Ikaw ba ay may myoma o di kaya ay may cervical cancer? Nahihirapan ka bang umihi o masyadong madalas umihi? Namamagana ba ang prostate mo? Picure! Tutulong labanan ang ganitong uri ng mga karamdaman. Picure! Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo. Okay, maraming salamat Ate Ron at Ate Tini. Pagpapatuloy po natin ang ating talakayan at syempre ang pagbibigay daan para sa ating free health on-air consultations. Mag-text pa rin po sa inyong mga katanungan or sumagot sa ating text quiz. Abot pa po inyong mga kasagutan. Ang inyo pong sasagutan ngayong araw na ito, magbigay ng isang paalaala ng kaibigan sa kalusugan upang tuluyan kang makalaya sa iyong karamdaman. I-text po ang tamang sagot kasama niyong pangalan, kompletong address sa ating pong hotline 0999-364-1111. Pag-ibahagi sa ating talagayan, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. CAP 2020, the most awaited antiviral food supplement. CAP 2020, powerful combination of curcumin, allicin, and piperine. Our protection against viruses. CAP 2020 is FDA approved, meaning this is safe and effective. Ang inyong mga kaibigan sa kalusugan, Kapanalig Richard Gomez at Kapanalig Riza Mendoza. Makinig! Ako si TB. Akala nyo ba tapos na ako? Andito pa ako. At 1,000,000 Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise at kumain ng tama. At syempre, konsult tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Pacheck ka lang! Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, pa-check ka lang. Consult tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Ang inyong mga kaibigan sa kalusugan, Kapanalig Richard Gomez at Kapanalig Riza Mendoza. Makinig. Yes, mga kapanalig, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Kaya mag-text pa rin po sa inyong mga katanungan or sumagot sa ating text quiz. Magbigay na isang paalaala ng kaibigan sa kalusugan upang tuluyan kang makalaya sa iyong karamdaman. Okay, at sa ating text messages para pa rin sa ating libreng konsultasyon. Ayan, pagbigay natin, isa-isahin po natin yung mga natira pa dito sa ating text line. Ang ating kapanalig, ito, mula sa Laguna, si kapanalig Lizel. Sabi niya, masasakit po ang mga buto ko at joints. Ano po ang gamot para rito at saan po ba makakabili? Opo, okay. Nanay Lizel, ilang taon na po ba kayo? Baka naman po na-overuse na yung mga buto, yung mga joints ninyo dyan, ano? Alamin natin, maraming klase ng arthritis or pananakit sa katawan, sa kasukasuhan ang pwedeng mangyari. Halimbawa na lang, kung ikaw po ay nasa medyo may edad na, pwedeng osteoarthritis, pwedeng rheumatoid arthritis, pwedeng gouty arthritis. Oo, yan po ay nakadepende kung anong arthritis yung ibibigay natin na gamot o solusyon. Kung ito po ay dahil sa gouty arthritis, tumataas na po ang inyong uric acid, makakatulong syempre ang ating Sunbacker Plus na may kakayahan na i-regulate yung uric acid natin sa katawan. May kakayahan din po ito para tunawin yung mga nagdeposito na doon sa ating joints. Pero syempre, iiwas ka na Nanay Lizel doon sa mga mabutong gulay, mga mani, beans, laman loob at isda na walang kaliskes. Opo. Alamin natin to, Nanay, kapag halimbawa naman osteoarthritis, so may mga iiwasan din kayong pagkain at may tamang gamot din para diyan. Ganun din naman po sa rheumatoid arthritis. Kaya mas maganda po, Ma'am Lizel, makapunta kayo sa tanggapan ng kaibigan sa kalusugan. Taga Laguna po kayo, meron tayong free health consultation sa Alabang, Muntinlupa. So doon din po mabibili yung mga gamot na binanggit namin ni Ate Rona kanina. Kung may osteoarthritis, pwede po, meron tayo doong ArthroPro na makakatulong sa inyo. May cancer ka ba? Kailangan mo bang magpa-opera, chemotherapy o radiation? Maaari kang gumaling!
magpunta sa ating free consultation. Sa Tanawan, Batangas, tuwing Miyerkules, alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At tuwing Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ground floor, FLD Mayuga Building, A. Mabini Street, Poblasyon 2, Tanawan City, Batangas. Malapit sa Mama's Chicken and Waffles, kaharap ng Jollibee bago mag St. John the Evangelist Church. Nanay Lisel, bukas meron tayong pre-health consultation na gagawin sa Tanawan, Batangas. Sabado po yan, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Meron din tayo tuwing Miyerkules, alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At tayo po ay located sa ground floor FLD Building, Mabini Street, Poblasyon 2, Tanawan City, Batangas. Hanapin nyo lamang po yung pamilihang bayan ng Tanawan. Makikita nyo dyan yung Jollibee. Across the road, nandyan po ang FLD Building. Bago po yan mag St. John the Evangelist Church. Ang ating pong tanggapang kaibigan sa kalusugan, Tanawan, Batangas, every Wednesday and Saturday po ang ating free health consultation. Patuloy pa rin mag-text or tumawag sa ating hotline number 0999-364-1111. 0999-364-1111. Kapag nag-text, ilagay ang kumpletong pangalan, tigasaan at ang inyong katanungan. Nanay Lisel, hintayin ka namin bukas sa Tanawan, Batangas para sa inyo. Para makalaya kasi yung karamdaman. Okay, maraming salamat at isang text message lang ano para bago tayo matapos dito sa ating programa. Ating bigandaan si Kapanalig Trinidad ng Nueva Ecija. Tatlong buwan na po na umiinom ako ng Arthur Pro. Hanggang ngayon, sabi po kasi sa akin tatlong buwan lang. Hindi po ba masama pag sumobra ito? Salamat po. Ayan, maaaring itong si Nanay Trinidad ay pasyente na natin sa Kabanatuan. Ako si Ate Tin, lagi dyan sa ating tanggapan sa Kabanatuan. Binigyan po kayo ng Arthro Pro para mapatubo muli yung cartilage sa inyong tuhod, maaaring sa tuhod o sa balakang din pwede. So yung cartilage po na yan, pwede siyang tumubo sa pamamagitan ng Arthro Pro. Ang sinasabi po natin dito, tatlong buwan lang, tapos hihinto kayo ng isang buwan, magpapahinga. Oo. And then ipagpapatuloy po muli natin. Tandaan po natin na hindi ganun kabilis po ang pagpapatubo ng cartilage doon sa buto natin. Kaya nga yung iba ay nauwi sa knee replacement o hips replacement. Oo. Dahil mahirap pong patubuin yung cartilage doon sa ating mga buto. Ang Arthro Pro, napakarami na po nitong natulungan. Titingnan po niyo dito yung pain level na nararamdaman nyo bago kayo uminom ng Arthro Pro at during umiinom kayo ng Arthro Pro. Tsaka mas maganda rin po kung regular yung pagpapacheck up ninyo. Kailan po ba kayo sinabihan na bumalik para sa follow-up check up nyo? Susundin nyo po yon kasi pagbalik nyo naman po doon, sasabihan naman din po kayo kung stop muna, pahinga muna, and then another 3 months po ulit sa susunod. So mas maganda po kung makabalik ulit kayo sa tanggapan ng kaibigan sa kalusugan. Kay Ma'am Trinidad po, hintayin ka namin sa tanggapan ng kaibigan sa kalusugan. Meron tayong consultation dyan every Monday morning. Hintayin ka namin doon din para mabigyan ka pa namin ng mga instructions na pwede nyo pong gawin. Okay, maraming salamat. At sa mga hindi po umabot sa pre-health on-air consultations, huwag kayo mag-alala kahit off the air. May sasagot po sa inyo sa ating libreng konsultasyon ng mga certified naturopath practitioners ng kaibigan sa kalusugan. Maraming salamat. Pero ano yung mga paalala nyo na bago tayo tuloy magpaalam, Ate Rona, Ate Tin, sa ating mga kapanalig na mayroon diabetes, CKD at cancer, ano ba yung tatlong paalala ng kaibigan sa kalusugan? Yes, but sa mga nakikinig po sa atin ngayon, kung kayo po ay may na-diagnose, kahit hindi po dun sa tatlong karamdaman na napag-usapan natin, maaari po kayong magpunta sa tanggapan ng kaibigan sa kalusugan para agapan natin ang inyong karamdaman. At lagi po ninyong tatandaan yung tatlong bagay pagpasok nyo pa lang sa tanggapan ng kaibigan sa kalusugan. Mababasa nyo na ito kaagad. Tamang gamot para sa inyong karamdaman. Kung umiinom kayo ng mga gamot at hindi naman angkop sa inyo, hindi rin kayo makakalaya sa karamdaman nyo. Kaya dapat tamang gamot, kagustuhang gumaling, lahat ng ipagbabawal namin sa inyo, gano'n pa man kahirap ito, sundin nyo lang po para kayo makalaya sa karamdaman nyo. At ang pinaka-importante po sa lahat, ang paghingi ng tulong sa Diyos. Lahat po na yan, kapag sinunod ninyo, maaari kang makalaya sa iyong karamdaman.
At para po naman sa ating mga tagapakinig na mayroon ng karamdaman, meron po kayong choices para kayo ay tuluyang gumaling. O pwede kayong mamili kung ito ba ay gusto nyo i-maintain panghabang buhay na gamutan o kung gusto nyo pong eradicate o gusto nyo ng solusyon para makalaya kayo sa inyong karamdaman. Meron tayong mga free health consultation po na ginagawa sa maraming lugar, 6 days a week. Meron tayong mga free health consultation. Magpunta lamang po kayo sa ating mga tanggap. Doon, ipapakilala namin ang mga gamot na makakatulong sa inyo para kayo po ay makalaya sa inyong karamdaman. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagpapaalala ng tatlong bagay na kailangan para sa lubusang pagaling. Una, tamang gamot. Kahit gaano ka katagal uminom na iyong gamot, kung ito ay hindi angkop sa iyo, hindi ka gagaling. Pangalawa, kagustuhang gumaling. Kasama dito ang pagsunod sa lahat na mga ipinapayong dapat gagawin at sa lahat na ipinapayong huwag mong gagawin. At pangatlo, ang paghingi ng tulong sa Diyos. Maraming salamat mga kapanalig at dyan po nagtatapos sa ating programa at sa ngalan pa rin po ng ating inventor at scientist Mr. Richard Dixon Gomez. Ako po yung nakasama Riza Mendoza. Magandang hapon at happy weekend mga kapanalig. Sumayin nyo ang katotohanan. Sumayin nyo ang isang mainit na talakayan kasama ang inyong kaibigan sa kalusugan. Abangan, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito lamang sa Veritas 846, ang radio ng simbahan. Inyong kapanalig ng pilan sa Mega Manila. Member Catholic Media Network at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 3 ng hapon, araw ng Biyernes, ikalimang araw sa buwan ng Enero, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert nationwide. Tahalagang 75 piso isang tao ang magkakaroon ng pagkakataon na makaligtas sa gutom. Ito ang paanyaya ng Arnold Janssen Kalinga Foundation sa publiko upang makiisa sa programa ng simbahan tulad ng Ka-Indigo Sponsorship Package. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang institusyon sa mga patuloy na nakikibahagi sa misyon na maging daluyan ng habag, awa at pagmamahal ng Panginoon lalo na ang mga taong nasa lansangan. Ayon kay Arnold Janssen Kalinga Foundation Father Flabby Villanueva, ba SVD, mahalaga ang patuloy na tulong ng bawat individual at mga organisasyon upang maipagpatuloy ang pagbabahagi ng biyaya sa kapwa. Sa official Facebook page ng Arnold Janssen Kalinga Foundation, makikita ang mga paraan upang makapagbahagi ng biyaya at makiisa sa programa sa pamamagitan ng iba't ibang sponsorship packages. Sa tala ng Arnold Janssen Kalinga Foundation, naabot sa 250 hanggang 300 street dwellers ang napagkakalooban ng kain at ligo ng institusyon na bukas tuwing Miyerkules, Huwebes, Sabado at Linggo. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 4. Kanyang kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Guyamax. Itodomax Guyamax. Parangalan po natin ang banal na awa ng Diyos. Ilubog po natin ang ating mga sarili sa karagatan ng Kanyang awa. Sama-sama po nating dasalin ngayon ang panalangin sa oras ng awa. Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Alam kong may magagawa ang Diyos. Mga tanong sa isip at puso, tinig na malambing may pagsuyo, tinatawag ba ako ng Panginoon? Halina at tumugon sa tawag ng pagpapanibago. Makinig tayo sa Divine Mercy Hour kasama ng kaparian at ng mga nagtalaga ng sarili sa Diyos, tularan at makibahagi sa ating dakilang pari. Tayong lahat ay maglingkod, maging tagapagpalaganap ng banal na awa ng Diyos. Mga kapanalig, mga fathers, alas tres po ng hapon, oras ng banal na awa. Samahan po ninyo kami. Tayo po ay mag-aaral, magninilay sa mga mensahe ng Divine Mercy kay Santa Faustina at mananalangin upang tanggapin at lasapin ang banal na awa ng Diyos. Dito po sa programang Divine Mercy Hour, sa awa ng Diyos. Magandang hapon po mga kapanalig. Si Ate Connie po ito mula po sa Pambansang Dambana at Parokya ng Banal na Awa ng Diyos na noon, ngayon at hanggang maging bukas at magpakailanman ay laging handang magpaalala ang ating pong Diyos mayaman sa awa. Amen! Happy afternoon po Reverend Father Alvin Pita magmula po rito sa Pangdiocese na Dambana ni Maria, Ina ng Eucharistia at Gracia, na sa ating pa rin po ay patuloy na bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating pong lahat. Ate Connie, humanda ka, Paskuhan bukas. Opo ka, Paskong bukid. Marami pong siguradong mamamas ko ng mga bata. Happy Ayan, New Year, Ana. Happy Tree. Amen. Ano? At itong kasama natin ay maghahanda para bukas dahil maraming bata ang mamamasko sa kanya. Wala pong iba kundi si Father Jess De Silva. Father. Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapanalig. Ako po si Father Jess De Silva, ang parochial vicar po ng National Shrine and Parish of the Divine Mercy dito po sa Marilao. Hindi ko po alam yung Paskuhan, no Father? No? Ano yes. Pagpapaskumbukid. O unang Pasko ko to sa Divine eh. Kaya sinasabi nga po nila sa akin, na kapag ka January 6 yata, no, ito yung parang talagang lahat ng mga bata ay namamasko. Ganun po ba? Tama po ba? Yes, Father. Yeah. Kaya bukas, pagkahahalang-halang ka dyan sa ibaba, nako, tiyak na mamamasko ka. Ay, baka mawawala ako. Kaya dapat eh. Pero marami naman talagang tao ng Sabado sa Divine Mercy. Kaya sigurado magkikita-kita kayo dyan. Ano? At ang mahalaga, ang Pasko ay panahon para ibahagi ang pag-ibig at awa. Kaya kung makibahagi kayo sa ating pagtatalakayan at pag-inilay, magbigay po ng inyong mga suggestions at comments na rito po mga bilang na maaaring yung tawagan o i-text 925-793-5239 or sa mga cellphone number 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Mga kapanalig, mapapakinggan, mapapanood po ang ating programa. Maglagon lang po kayo sa www.veritas846.ph. Gayun din po, pakilike po ang aming Facebook account upang mapanood po ang mga kaganapan dito sa Dambana, the National Shrine and Parish of the Divine Mercy Philippines. Gayun din po, maaari rin po ninyong bisitahin ang aming YouTube channel, Divine Mercy Marilao, Bulacan. At para po sa ating Paskong Bukid sa Sunday. Amen! At yun nga, no, laging ang kakonekta ng Paskong Bukid ay ang tatlong hari. Pero uulitin ulit ang ating mabuting balita, iisa lang ang hari dito, si Jesus
at ang pantas ang tatlo. Kaya pakinggan po natin ang pagbabahagi at pagbasa ni Father Jesse Silva. Ito po ang ating ebanghelyo. Mula po sa Ebanghelyo ni San Mateo, si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayunman ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng mga propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung saan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Pumayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita ninyo agad sa akin upang ako may makasamba agad sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita nila ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Nag-ibanag sila ng daan pa uwi. Amen. Amen. At ang narinig po natin ay ang kwento ano, at ang mangyayari sa mabuting balita natin sa Sunday na kung saan ipinaliwanag nga kung paanong ang mga pantas ay naghanap sa tala. At ito ay naging threat para kay Haring Herodes. Na alam natin ano, na ang pagkahari ay pansamantala sapagkat ito'y nakatuon sa mga material na bagay, kayamanan, kapangyarihan. Pero iba ang paghahari ni Jesus. Kaya yan ang binibigyang liwanag sa atin ng ating mabuting balita. Father Jess, baka po meron ka pang pagninilay na maaaring marinig ng ating mga kapanal. Yan. Ako, Father, parang ang daming mga points na napakagandang pagnilaya nating lahat sa ebanghelyong ito. Una, magandang tingnan natin na di ba kahit gaano katuso ni Herodes, hindi pa rin siya nanalo sa Panginoon, di ba? Kahit na meron siyang plano dahil nga natatakot siya na no, itong haring ito ang papalit sa kanya. Gumawa siya ng paraan, di ba? Inilin lang pa niya yung mga pantas o bumalik kayo dito sa akin pag natagpuan niyo. Pero no, sa bandang huli, gumawa pa rin ng paraan ng Panginoon para hindi mamayani si Herodes. Di po ba? Parang kung iaangkupan natin po natin ito sa buhay natin, kahit man gaano katuso ang kalaban, kahit gaano katuso ang masama, no, kahit gaano katuso ang demonyo, laging ang Panginoon pa rin ang mananalo sa huli. Kahit na minsan pakiramdam natin parang nananalo yung masama at yung mabuti na tatalo, pero ipinapakita sa atin ng ebanghelyong ito na pagwawagi ang Diyos sa huli. Parang sa pelikula lang, di po ba? Parang no, parang nagpapabugbog muna yung bida, pero di po ba? Ganito tumatakbo yung buhay ng natin pong mga tao na ang Diyos mamamayani sa huli. At kung ang Diyos mamamayani sa huli, nais nating makasama doon sa pagtatagumpay ng Diyos. Kaya nga wag po nating iiwanan ng Diyos. Wag po nating aalisan, no, wag tayong aalis sa panig ng Diyos. Kasi nga po kapag nagtagumpay ang Panginoon, baka hindi tayo kasama. Kaya kahit mahirap no manatili doon sa mga prinsipyo ng Diyos, sa kanyang mga ipinag-uutos, pagtiyagaan lang natin sapagkat ngayon ay ipinapahayag sa atin ng Panginoon anuman, gaano man no kalakas ang pagtingin natin sa kalaban natin, mananalo pa rin ng Diyos. Sapagkat yung Panginoon natin ay pinakamakapangyarihan sa lahat. Pinakamahusay, pinakamatalino, lahat na all of the extremes, no, kaya no, halina, no, huwag tayong umalis sa panig ng Diyos.
Amen. Ano? At yan ang ginawa ng mga pantas. Ano? Humiwalay sila sa panig ni Herodes. Yes, at sabi ng mabuting balita ay umiba na sila ng daan. At sabi nga ni Father Jess, yan ay sa panig ng Diyos. Kaya yes, po mga kapatid, pagsisimba po natin, halina sa panig ng Diyos. Magpapakilala lang po muna ating himpilan, mga kapanalig. Magbabalik po kami. May mga bagay na nasisira ngunit nagagawa ng paraan para lamang mapakinabangan, tulad na lamang ng bisikleta, damit, sapatos at iba pa. Daddy, nasira yung bike ko. Tara anak, ayusin natin. Mami, napunit yung shirt ko. Sige anak, tara ayusin natin. Daddy! Mami! Nasira po ang favorite na sapatos ko! Anak, okay lang yan. Nandito lang kami ni Mami. Tutulungan ka namin. Oo nga anak. Ano? Tara ayusin natin? Daddy! Mag-aaway po ba kayo ni Mami? Oo anak. Yung daddy mo kasi hindi makaintindi. Daddy! Mami! Tara! Ayusin natin! Ang isang bata ay nangangailangan ng buong pagmamahal at paggabay ng kanyang kapwa-magulang simula pagkabata hanggang sa paglaki. Ang hindi sapat na pagkalinga sa anak dahil lamang sa hiwalayan ay magre-resulta ng trauma na maaari niyong dalhin sa pagtanda. Protektahan ang mga bata. Gawing buo ang pamilya. Tara! Ayusin natin! Isang paalala mula sa CBCP Episcopal Commission on Social Communication, Society of St. Paul, Communication Foundation for Asia, EWTN, TV Maria, Veritas 846 at nangimpilang ito. Nagpapatuloy po ang ating programa, mga kapanalig. Ngayon po ay dadako tayo sa pagninilay sa talaarawan ni Santa Faustina, ang entry 1239. O nabubuhay na ostya, o Jesus na nakakubli, nakikita mo ang kondisyon ng aking kaluluwa at ang aking sarili. Hindi ko kayang bigkasin ang iyong banal na ngalan. Hindi ko kayang ipahayag mula sa aking puso ang alab ng pag-ibig. Ngunit sa pagkakaluhod ko sa iyong paanan, inilalagay ko sa tabernakulo ang sulyap sa aking kaluluwa, isang sulyap ng katapatan. Katulad mo, hindi ka nagbabago, samantalang sa aking kaluluwa ang pagbabago ay laging nagaganap. Nagtitiwala ako na darating ang pagkakataon na kapag nalantad na ang iyong mukha, makikita ng muli ng iyong anak ang iyong pinakamamahal na mukha. Namamangha ako, Jesus, na nagagawa mong ikubli sa akin ang iyong sarili ng napakatagal at napipigil mo ang iyong napakalaking pag-ibig para sa akin. Sa pananahanan mo sa aking puso, makikinig ako at naghihintay sa iyong pagdating o natatanging kayamanan ng aking puso. Fathers? Amen. At muli sa harapan ng Santissimo Sacramento, pinanibago ni Santa Faustina yung katapatan. Yan yung mga turo sa atin noon, di ba, Father Jess? Yung just be there. Ano? Yung date ninyo with the Lord. With yung the Lord. Oras. Ano, pareho yung oras lagi, ilang minuto. Ano? Dahil yun nga, unti-unti noong tinuturo sa atin na hindi kailangan may sasabihin tayo sa harapan ng Panginoon, kundi ang Panginoon na may sasabihin sa atin. Kaya yung doon ako na-struck sa sinabi ni Santa Faustina, no, yung pananatiling tapat ng Jesus na nakakubli sa ostia at yung kanyang katipan, ano, katulad natin, katulad ni Santa Faustina, ay dapat din manatiling tapat. Meron tayong always na date with the Lord. Yeah. Ano? At kapag nandun na tayo, ay nagbibilad lang tayo sa kanyang pag-ibig. At minsan, eh talaga may mga mensahe ano nakakarating sa puso natin, kaya tayo rin hindi man natin maging access lagi yung Santissimo Sacramento katulad ng isang kumbento o katulad ng isang seminaryo, pero kapag nagpupunta tayo ng simbahan, lagi tayo may kadate doon. Kaya sana yun yung lagi ko pinapaalala rin sa mga dumadayong pilgrims dito, ano, na pagka nasa harapan na ng altar, ng tabernakulo, ng banal na misa, si Lord na yung kausapin, hindi na yung kasama, hindi na yung katabi. Kasi yan ang pagkakataon na nakakatapat o katapatan natin ang Diyos. Para Jessica po, baka meron kang gustong ibahagi dito sa ating mga kapanalig.
Oh, Father, dito sa entry ni Sister Faustina sa diary na ito, tumatak sa akin, Father, yung sinabi niya na katulad mo, hindi ka nagbabago, samantalang ang aking kaluluwa, pabago-bago. Realidad dito para sa ating, ako din para sa akin, Father, kasi totoo naman na hindi nagbabago yung Diyos. Pero sino yung pabago-bago? Ako yung puso ko, yung pagtrato ko sa Diyos, yung aking pagdarasal, di po ba? Parang tayo yung pabago-bago, yung Panginoon hindi nagbabago. Father, sinare ko ito sa SD ko dati, no? Bakit yung pagtrato ko sa Diyos pabago-bago? Alam kong mahal ko siya, pero alam kong hindi naman nawawala yung pagmamahal ko, pero bakit minsan parang no, may pakiramdam ako na gusto kong magdasal, magpakabit, pero parang minsan naman parang wala akong gana. Ang sabi po ng spiritual director ko, sabi niya, kasi binabase mo yung relasyon mo sa Diyos sa emosyon. Parang sabi po niya, parang hindi natin dapat ibinabase sa emosyon natin yung relasyon mo sa Diyos. Sapagkat yung relasyon ng Diyos sa iyo ay kailanman hindi nagbabago. Kaya nga ikaw, sabi sa akin po, parang huwag mong kung pakiramdam mo, ito yung pakiramdam mo, oo, pero hindi iyan lang yung pakiramdam, o hindi lang yan yung relasyon mo sa Diyos. Maaring mas malalim, maaring ano, pero you cannot grasp it fully, pero huwag natin ibagi sa emosyon yung relasyon natin sa Diyos. Kasi ang emosyon natin pabago-bago, yun po sabi niya. Kaya mas naintindihan ko po, Father, no, tutunay nga na hindi nagbabago yung Diyos. Tayo ang pabago-bago. Kaya nga, hanggat maaari pagpakiramdam, nakikita natin na yung pagtugon natin sa Diyos ay paiba-iba, lagi tayong babalik dito sa ipinapakita sa atin ng Panginoon. He's not changing. Parang He's very consistent. So, panawagan sa atin na maging consistent din sa pagmamahal sa Kanya at syempre sa ating kapwa. So, yun po. Amen. Alam mo, madalas, Father, totoo nga yung sinasabi mo kasi yung mga taong nararamdaman yung dasal, kung ano lang yung pakiramdam nila. Opo. Kapag nag-outburst ng pakiramdam, yung bang pagka naramdaman nilang pinabayaan, kaya nasaktan, parang ang Diyos tuloy yung nasisisi kasi nga nakabasa yung emotion yung pakikipagtagpo sa Diyos. Whereas, kung araw-araw yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, alam natin hindi niya kasalanan yung nangyari. Ano? Maraming factor. Maraming nakaka-apekto sa emosyon natin, hindi lang ang Diyos, kundi yung mga nakapaligid sa atin, sitwasyon natin. Kaya tama yun. Ano? Hindi dapat ibase kung hindi laging maging tapat. Ano? Hindi kung kailan lang maramdaman, kundi talagang bigyan ng panahon, primerong panahon ano, sa buhay natin, yung pakikipag-ugnayan sa Diyos. No? At ikaw, baka po meron ka ding ipapayo sa ating mga panahon na mula po sa perspektibo po ng isang lay naman. Mm-hmm. Yung pong nararanasan ni Father Jess, nararanasan ng maraming tao na parang yung paglapit sa Panginoon ay nababatay o naaayon doon sa nagiging emosyon ko bilang isang laiko. Madalas din po, Father, na mga fathers na ganun yung nararamdaman ko eh. Most of the time nga, halimbawa nga po, pagka halimbawa yung sabi ko nga po ay pagsunod-sunod yung nagiging problema, talagang mas madalas po na nakikipag-usap ako sa kanya, mas madalas na nakikipag-inkwentro ako sa kanya, parang ganun. Kasi nga po, ramdam ko sa sarili ko na kailangan ko ang Diyos sa ganung mga pagkakataon, na kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng katuwang, kailangan ko ng tulong mula sa Kanya para yung nararamdaman ko ay gumang. Dahil alam ko po at sigurado ako sa sarili ko na talagang Diyos lang ang pwedeng makatulong sa akin sa mga ganong pagkakataon. Kasi nga sabi nga po dito sa kanyang entry, hindi sinabi rin po ni Father Jess kanina, ni Father Alvin, mga kapanali, hindi talagang nagbabago ang Diyos. Eh, hindi pwedeng mangyari na ang Diyos ay magbago. Talagang nananatili ang Diyos kung ano yung pangako niya sa atin na hindi tayo iiwan, ni pababayaan. At ang pangako niya, makalimot man ang isang ina sa kanyang anak, pero siya na ating Diyos kailanman na hindi makakalimot sa atin. So yun po yung lagi kong pinangahawakan, lalo na sa mga panahon na alam ko na Diyos lang ang makakatulong doon sa akin. Pero may mga pagkakataon niya po na parang nagiging lax. Parang sabi nga po ni Father Jess kanina, parang nawawala ako sa
linya na kailangan kong makipag-usap sa kanya, na kailangan kong magdasal, lalo na pag maganda yung mga sitwasyon na nangyayari sa buhay. Nangyayari din po sa akin, naranasan ko po. Pero sabi nga po ninyo kanina, kailangan bumalik at bumalik tayo, panghawakan natin na ang Diyos ay hindi magbabago sa kanyang pangako. In good times or in bad times, ang Diyos ay lagi na nandyan, mga kapanalig. Iyon po. And ano kaya po, itong ating laging ugnayan sa Diyos, meron man tayong nararamdaman, o sa seminaryong ano nyo, madalas kahit wala kang nararamdaman, lagi po nating atupagin. Ano, lagi po natin, parang pakikipagtagpo natin sa kaibigan. Every Saturday, meron kayong date for, ng 4 p.m. sa Tabing Ilog. Diba yung ganyan yung kwento ng Tabing Ilog nung Aharaw? Tabing Ilog. Ayun, ano, yung mga ganun po ba? Alimbawa, naku, lalo na sa mga may katipad dyan, ano, sa mga may karelasyon na talagang pag ganitong 8 o'clock ng gabi, halimbawa, nag-aalala na, kailangan mag-text ka na dahil sigurado nag-aalala yon, iniisip ka nun kung nasan ka na. Lagi rin natin isipin ganun, hinahanap tayo ng Panginoon sa ganitong oras, sa ganitong pagkakataon. Lagi tayo manahimik sa harapan niya, magsindi tayo ng kandila sa harapan ng altar natin. Huwag lang natin pababayaan, baka magkasunog. Ganun. Pero yung mga panahon na yon, makikita natin yung pinagkaiba. Pag nagkaroon, at sabi nga ni Ate Connie kanina, pag dumating ang pagsubok at problema, parang kang laging naaalalayan. Kasi alam mo, naging tapat ka sa Diyos, at ang Diyos talagang tapat na tapat din lagi sa iyong mga pangyayari sa buhay. Alam na alam niya kung ano yung mga nire-report mo sa Kanya, sinasabi mo sa Kanya. Kaya mararamdaman mo, nakasuporta sa iyo ang Panginoon. Kaya wag po makakalimutan yung ating laging ugnayan sa Panginoon. Amen. Siguro din po makakatulong din, mga kapanalig, na habang tayo po, ewan ko po kung meron kayong ibang pananaw, mga fathers, halimbawa po yung tamang posisyon, pag tayo ay nagdadasal, ano po ba yung tamang posisyon? Dapat ba nakahiga? Dapat ba nakaupo? Dapat ba nakalugod? Ano po ba yung mga tamang posisyon? Mamaya po, babalikan po natin yung mga kapanalig. Ano po? Magpapakilala lang po muna ang ating himpilan. Divine Mercy Hour, sa awa ng Diyos. Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin. Mula sa kawikaan ni Solomon, ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalahan. Ang tinapay ng buhay, inhatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Oh, bless the Lord my soul. Ang Baptism of the Lord ay hudyat na pagtatapos ng Christmas season o panahon ng Kapaskuhan. Ito ang ikalawang pagpapahayag ng pagka-Diyos ni Jesus na naganap sa kanyang binyag sa Ilog Jordan. Ito rin ang simula ng ministeryo ni Jesus. Ang kapistahan ay tinatawag na Theophany dahil nagpakita ang Diyos sa tatlong persona ng Trinidad. Ang anak ay nabinyagan, ang banal na espiritu ay bumaba kay Jesus, at ang ama ay nagsasalita mula sa langit. Sa kaganapang ito, ang ama at ang banal na Espiritu ay nagpapatunay sa pagka-Diyos ni Jesus, at si Jesus ay nagpapasakop sa kalooban ng kanyang Ama sa pagbibinyag kay Jesus. Nasaksiyan ang katotohanan ng pagkakatawang tao ng Panginoon at ang kanyang pagpapahayag bilang si Jesucristo. Ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Kapanalig, ang bagong taon ay simula ng paninibagong paglalakbay. Magandang simulan ito ng nasa puso natin si Jesus, sapagkat nakasaad sa aklat ng mga awit, Kabanata 91, talata 11, sapagkat siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kaya harapin natin ang bagong taon ng may ngiti sa labi at pagmamahal sa ating mga puso. Ako si Bishop Noel Pedregosa mula sa Diocese of Malaybalay. Laging makinig sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Manood sa DCRV 846 Facebook page at sa Veritas TV's Cable Channel 211. Happy New Year, mga kapanalig!
Arsobispo ng Archdiocese of Cagayan de Oro, inaanyayahan ng lahat na unawain ang debosyon sa Poong Nazareno. Ulat mula kay Reynaline Letran Ibanez. Go ahead, Rain. Maraming salamat, Cheska. Inaanyayahan nga ni Cagayan de Oro Archbishop Jose Cabanta ng bawat deboto na unawain ang tunay na diwa ng debosyon sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Ito ang bahagi ng mensahe ng Arsobispo kaugnay sa taon ng traslasyon na isinasagawa din ng Archdiocese of Cagayan de Oro. Paliwanag ni Archbishop Cabanta, mahalagang umaunawaan ng bawat isa ang tunay na diwa ng debosyon sa mahal na Poong Jesus Nazareno na nagsisilbing paalala sa pagkakatawang tao ng bugtong na anak ng Diyos upang personal na maranasan at maunawaan ang buhay sa daigdig. Ayon kay Archbishop Cabanta, ang imahe ng Poong Jesus Nazareno ay isa ring paalala na walang sino man ang nag-iisa sa pagharap sa mga hamon at pagsubok sa buhay sapagkat ang pagkakatawang tao ni Jesus ay may hatid na pag-asa para sa sanlibutan matapos na magpakasakit, maipako sa krus at mamatay si Jesus upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Batay sa tala nung nakalipas sa taong 2023, tinatayang aabot ng 10,000 mga deboto na mahal na Poong Jesus Nazareno ang nakibahagi sa isinagawang traslasyon ng Archdiocese of Cagayan de Oro matapos na masuspindi ng 2 taon ng dahil sa COVID-19 pandemic. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako inyong kapanalig Reynaline Letran Ibanez. Sumain niyo ang katotohanan. NEDA, tiniyak ang pangangalaga sa purchasing power ng mamamayan. Ulat mula kay Jeremiah Figuerola. Go ahead, Jeremiah. Maraming salamat, Cheska. Tiniyakan ng National Development Authority o NEDA ang patuloy na pagpapabuti sa sektor na ekonomiya matapos maitala ang 6% datos para sa overall inflation rate sa kabuuan ng 2023. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ito ay upang mapangalagaan ang ekonomiya higit na ang purchasing power ng mga mamamayan at maiwasan ang labis sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ayon pa sa kalihim, upang mapababa ang inflation rate ay titiyakin ang mabisang pag-iral ng Executive Order No. 50 na pagpapababa ng taripa o buwis na sinisingil sa mga imported na supply ng mga agricultural products. Ito ay sa kabila ng mga panawagan ng iba't ibang agri-groups na katulad ng Federation of Free Farmers at Kilusang Magbubukid ng Pilipinas na paigtingin na lamang ang paggagapay sa lokal na sektor na agrikultura at sa halip na paigtingin ang pagtanggap na imported na supply ng bigas, mais at karne ng baboy. Kaugnay nito ay una ng binigyan din ni Father Anton City Pascual, Pangulo ng Radio Veritas at Executive Director ng Caritas Manila na bagamat lubhang bumaba ang inflation rate sa mga huling buwan ng 2023. Kumpara sa napakataas na higit 8% noong first quarter ay dapat umaabot lamang ang datos sa hanggang 2% upang makabili higit na ang mga mahihirap ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako inyong kapanalig Jeremiah Figuerola. Sumayin niyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Inyong kapanalig ng pilan sa Mega Manila. Member Catholic Media Network at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Divine Mercy Hour. Sa awa ng Diyos. Nagpapatuloy po ang ating programa, mga kapanalig. Ngayon po ay meron ako isang tanong na naiwan kanina para po sa ating mga fathers. Ano po ba yung mas makatutulong na posisyon pag po tayo ay nagdadasal, mga fathers? Amen! Sa makatutulong na pwesto at posisyon, siyempre, yung environment din pipiliin mo, no? Meron kang sacred place. Tapos yun, ano ka? Para lang nung pandemic din, di ba? Pagka magla-live mass ka, kailangan may altar, may sacred place, ano? Para sa iyong pananalangin. Then, siguro po, ako para sa akin, yung nakaupo ng tuwid, yun yung mas dama ko yung pagdaloy ng Espiritu sa akin dahil ito yung posisyong sinanay din kami sa loob ng seminaryo. Tapos nakalahad yung mga kamay, na nakalahad yung kamay na nakaupo para po sa pagtanggap ng mga biyaya at pagpapala. Mahirap po yung nakahiga palagi ko kasi laging yung temptation. Makatutok na.
ano, although yung pagkakahiga, although yung mga may sakit nakahiga, ano, pero syempre exemption to the rule yun. Ano, pero tayo pong mga malalakas pa ay siguro po palagi ko marapat ay nakaupo ng tuwid, tahimik, o minsan sa shrine, ano, pag masyadong maraming tao, yung pagkakatayo mo ng tuwid sa isang lugar na kung saan komportable ka ay napakahalaga din. Si Father Jess, baka mag-suggest pa iba. Opo, ako pa doon ganun din, pareho tayo. Pagka mas komportable ako na nagdarasal ng nakaupo. Kailangan lang, wala akong masyadong maraming nakikita. Ibig sabihin, nadidistract ako eh. Nadidistract po ako pagka masyadong maraming nangyayari. Pero minsan mga panahong nakapagdarasal din naman ako kahit maraming mga tao. Pero siguro yung kailangan ko talagang manahimik, mag-meditate, and then mag-reflect. Kailangan ko talaga ng isang tahimik na lugar para gawin po yung aking pagninilay. Pero ako, para po sa akin, kung saan po kayo mas komportable, saan kayo mas malaya na maipahayag ninyo sa Panginoon ang inyong damdamin, nasa sa inyo po yun. Wala naman po yung problema. Huwag nga lang po talaga yung mga nakatiwarek, nakatuwad, di po ba? Di po ba? Siyempre yung nasa maayos na di ba, pag nakikipag-usap naman tayo kahit na sino man tao, di ba, nasa maayos na posisyon, di ba, nasa posisyon ng paggalang pa rin, nandun tayo sa akto ng pagtanggap ng biyaya. No? Okay, thank you po mga father sa ating kasagutan do sa ating mga, para po sa ating mga kapanalig. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating mga balitang parokya, mga fathers. Amen. At syempre sa balitang parokya, lagi pong una ang National Shrine of the Divine Mercy. Father Jess, ano ba ang latest? Okay. So dito po sa atin sa National Shrine, una po sa darating pong Abril, sa linggo ito ng mga ng nobenaryo, ay magkakaroon po tayo ng kasalang bayan dito po sa ating shrine sa mga may nais pong magpakasal, no? Dito po ay maaari pong makipag-ugnayan sa opisina po ng ating pong parokya, sapagkat marami pong mga dokumentong kailangan pong ihanda sa mga nais magpakasal. So habat hanggat maaga, makipag-ugnayan na po kayo sa ating pong opisina. Ikalawa po, patuloy pa rin po ang pagdayo ng mga pilgrims na mula sa ibang lugar dito sa ating shrine sa mga nais pong magpa-schedule ng pagdalaw. Mangyaring makipag-ugnayan sa ating parish office sa telepono bilang 044-762-4644 or sa cellphone number 0917-835-7690 or 0933-812-1103. Ngayon din po mga kapanalig, patuloy po ninyong subaybayan at samahan sa mga espiritual na pagganap o pagpapalaganap sa debosyon ng Divine Mercy. Ilike at i-share po ninyo ang ating pong official Facebook page, the National Shrine and Parish of the Divine Mercy Philippines, at mag-subscribe sa ating YouTube channel na Divine Mercy Marilao Bulacan. Gayun din po ang ating Instagram account at TikTok account, Pilgrim NSPDM, at ang Twitter account at NSPDM Official. Kaya ilike at i-share, i-follow po natin ang mga social media platforms na ito. Salamat din po sa patuloy po ninyong pagsuporta dito po sa ating programa sa Radyo Veritas 846. God is good all the time. Dito po sa Divine Mercy ay welcome po kayong bumisita, mga kapanalig. At gaya po ng lagi naming sabi, bring a friend to the shrine because miracles do happen here. Salamat po. Amen. Maraming salamat, Father Jess. Para naman po dito sa amin sa parokya at pang-diocese sa Dambana ni Maria, Ina ng Eucharistia at Gracia, nag-aanyaya po sa inyong lahat pas para sa ating First Saturday Devotion at Healing Eucharist. Alas 9 po ang misa at alas 12 ng tanghali. Dalawa po ang misa tuwing First Saturday, 9 para po sa ating komunidad dito sa San Vicente, at 12 o'clock para po sa mga dumadayo pa mula sa ibang panig po ng Luzon na nakakarating po dito sa ating shrine. Kaya po, welcome po kayo muli unang Sabado ng buwan, unang Sabado ng taon dito po sa Mother of the Eucharist and Grace. Then, at sa Sunday po, ang ating po mga misa, 7, 8:30, 10 a.m. at sa hapon po ay 5 p.m. Sa darating po Martes, ipagdiriwang po natin ang kapistahan ng mahal na poong Nazareno dito rin po sa ating Dambana. Ang misa po ay sa hapon, 5 p.m. at sa gabi po ay ang prosesyon. Kaya po sana ay makisa po tayo, maminto sa mahal na pong Nazareno, magdala po ng kandila para po sa pagpuprosesyon pagkatapos po
ng banal na misa. Aabangan po natin ngayong buwan ng Enero ang pagdiriwang po natin ng kapistahan ng mahal na poong Santo Niño. At tayo po ay nagbibigay daan lagi sa ating Mother Parish ang parada na magdiriwang every third Sunday. Kaya po tayo sa Dambana ay magdiriwang po ng fourth Sunday para po sa kapistahan ng mahal na poong Santo Niño. Kaya po abangan natin ang mga announcement po para po sa kapistahan iyan at gayon din ang mga posts sa Ang Dambana Facebook page. Maraming maraming salamat. Okay, maraming maraming salamat po mga father sa ating mga balitang parokya. Ngayon po ay dadako tayo muli sa pagbasa sa pagninilay sa talaarawan ni Santa Faustina, ang entry 1240. Lubham kinakalinga ng Panginoong Jesus ang kanyang kinatawan sa sanlibutan. Napakalapit niyang nakikipagkaisa sa kanila at pinagbilinan niya ako na bigyang prioridad ang kanilang pasya na parang siya. Nabatid ko na ang matalik na pakikipagkaibigan na umiiral sa pagitan ni Jesus ng mga pari. Ipinagsasanggal niya anuman ang sabihin ng pari at madalas na tinutupad ang kanyang mga kahilingan. At kung minsan, ang pakikipagrelasyon ni Jesus sa kaluluwa ay nakabatay sa payo ng pari. O Jesus, sa pamamagitan ng natatanging biyaya, napakaliwanag kong naunawaan kung gaano kalawak ang naibabahagi ng iyong kapangyarihan at ang kahiwagaan sa kanila ng higit pa sa mga anghel. Nagagalak ako sa ganito sapagkat ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ko. Fathers? Amen. At sa salita mismo ni Santa Faustina, ay in-affirm niya yung closeness ng pari. Pari. At so, dahil wala tawa ako kasi ang bigat eh closeness ano, kasi sabi niya tinutupad lagi ng Diyos ang sinasabi ng pari o kung hindi man ay gagawan ito ng paraan ano, pakinggan ang kanyang mga ipinagdarasal ano, kaya po nakaka-humble, nakakababa ng kalooban na gano'n nakikita ni Santa Faustina yung ugnayan ng pari at ng ating Panginoong Jesus. Kaya po, ang pari dapat talaga rin ay ma-pressure in a way. Oh, yan na rin. Ma-pressure in a positive way. Ano, yes, lang kang magpadasali, laging kaugnay si Jesus, laging ipinapahayag si Jesus at wala nang iba pa kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Siguro yun muna sa akin ngayon para mamaya bumawi pa tayo, Father Jesus. Sa susunod pa po nating portion ano, ng ating pagninilay. Pero Father Jess, bigyan mo rin ng intro tong nangingiti ka sa ugnayan. Oh, Father, sabi ko nga, kasi first time ko tong naririnig po talaga itong mga diaries ni, di ba? Itong mga entry ni Sister Faustina. Ito po, lalo itong entry niya na ito na sinasabi sa atin na ganito niya nakikita ang Panginoon na ipinagsasanggal lang niya lahat ng sabihin ng pari, madalas na tinutupad ang kanyang mga kahilingan, no? Ako pa ata totoo naman talaga 'yon na marami akong mga panalangin na tinupad na talaga ng Diyos. Now, not exactly para sa aking sarili, pero yung mga nagpapadasal sa akin talaga, Father, ay hindi ko alam kung anong meron, pero nagugulat ako na natutupad. Kasi siguro ito yung sinasabi ng biyaya, siguro ito na ipinagkaloob sa atin nung tayo po ay inordinan na nakakonekta talaga sa Panginoon. Sana nga po ay no, na, nagagamit po natin ng maayos. Napakalaking pribilehyo na ibinibigay ito ng Diyos. Kaya nga po, napakalaking responsibilidad din para sa aming mga pari na tulungan ng mga tao na mas mapalapit sa Diyos. Ito pong ugnayan ng Diyos at ng pari ay ito na, given na, no? Ang kinakailangan na lang naming gawin ay makipag-participate, no? Makikooperate di sa Panginoon. So, kaya kayo po, mga minamahal po namin mga kapanalig, yung mga pari po ninyo, diyan man, kung nasaan man po kayo mga parokya, ay pasalamatan. No, igalang, irespeto, pakinggan, unawa. Kasi naniniwala ako meron ding biyaya ng Espiritu Santo na ipinagkakaloob sa atin sa bawat
sa bawat pari, kumikilos ang Diyos, no? Ano man po ang tingin ninyo, ano man po ang nakaranasan ninyo sa amin pong mga pari, sa puntong naordinahan, meron at merong biyaya diyan ng Diyos. So, yun po para sa akin. Amen. Ako mamaya, tingnan natin kung ano pa ang pwede nating mapangilayan. Siguro po mga ilang tagubilin pa na lalo na alam naman natin, hindi naman talaga lahat ng pari ay kuminsan na isa sa buhay ang diwang ito. Pero marapat ano, na bigyan natin ng tagubilin ng ating mga kapanalig kung ano ang gagawin ano, sa mga pari nila na nakakasama, kakilala at kasama sa gawain sa parokya. Okay po mga kapanalig, lagi lang din po natin tatandaan, ang pari ay pari na pinili ng ating Panginoon. Magbabalik po kami para sa mga pagninilay pa, magpapakilala po muna ng ating himpilan. Divine Mercy Hour, sa awa ng Diyos. The Epiphany of the Lord. Epiphany ay halaw sa salitang Epifania na isang wikang Griego na ang ibig sabihin ay manifestation. Ang Epiphany ay ang pagdiriwang sa pagpapakita at paghayag na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang kapistahang ito ay bilang pag-alala na ang pagka-Diyos ni Jesus ay naihayag sa pamamagitan ng pagbisita sa Bethlehem ng tatlong mago o kilalang The Three Wise Men na may handog na ginto, kamangyan at mira para sambahin ang sanggol na si Jesus. Ang Epiphany of the Lord ay pinagdiriwang ng Simbahang Katolika tuwing unang linggo ng Enero. Mas pinalawak pa ang misyon ng inyong kapanalig na himpilan bilang tagapagpadaloy ng mabuting balita sa radyo at social media dahil mapapanood na ang mga programa ng Veritas 846 sa Sky Cable Channel 211. Tandaan, mga kapanalig, ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, is now on television. Veritas TV on Sky Cable Channel 211. Veritas Patrol! Mananampalataya inaanyayahan sa Marian Exhibit ng Antipolo Cathedral. Ulat mula kay Norman Dikia. Go ahead, Norman. Maraming salamat, Cheska. Inaanyayahan ng International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo Cathedral ang mananampalataya sa Isasagwang Virgen Antipolo Replica Exhibit sa January 14. Ito ang tampok na gawain sa pagdiriwang ng 70th anibersaryo ng deklarasyon bilang National Shrine ng Virgen ng Antipolo. Sisimula ng pagdiriwang sa atrium ng Robinson's Antipolo sa pamamagitan ng isang prosesyon sa alas 2 ng hapon na susundan naman ng ribbon cutting. Pangunguna naman ni Antipolo Bishop Roberto Santos ang Panalo Eucharistia sa alas 3 ng hapon bilang panimula at pagbubukas sa Marian Exhibit. Batay sa kasaysayan, January 14, 1954, nang itiklara ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang Antipolo Church bilang pambansang tambana ng malabirhin ng kapayapaan at mabuting pagdadakbay. Milyong mga deboto ang dumadalaw sa Dampana, lalo na sa pilgrimage season tuwing Payo na magtatapos naman sa unang Martes ng Hudyo. Sa January 26, nakatakda rin ang solemn declaration ng Dampana bilang International Shrine sa ritong pangunguna ni Papal Susunod of the Philippines, Archbishop Charles Brown. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan ko ang inyong kapanalig Norman Dikia, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Nazareno 2024. Narito ang ilang paalala para sa ligtas na pagdiriwang at pagdalo sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno ngayong 2024. Huwag magtulakan upang walang masaktan sa kasagsagan ng traslasyon. Bawal ang pagdakyat sa andas para na masilayan ng lubusan si Jesus Nazareno. Maaari pa rin maghagis ng panyo upang maipunas sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Tuloy pa rin ang pagpasan sa pingga at paghila sa lubib. Gayunman, huwag lamang kalimutan na maging maingat upang walang mapahamak sa kasagsagan ng traslasyon. Nazareno 2024, ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno sa ikasyam
ng Enero. Divine Mercy Hour sa awa ng Diyos. Nagpapatuloy po ang ating programa, mga kapanalig, at babalikan po natin yung ating pagninilay. Amen. Fathers, so, kami po yung nagiging sentro ngayon itong na entry na ito bilang mga pari na ugnayan kay Kristo. At siguro po isa sa mga maaari namin sabihin ng harapan kami on behalf of Father Jess at yung mga pari rin na aming kakilala, lalo na yung mga nakilala natin sa pamagitan ng devotion ng Divine Mercy, na hindi po tayo perfecto. Pero talagang pagkakataon na itong sinasabi ni Santa Faustina ay madalas natin hindi nakikita sa mga pari, baka yung mga tao ay nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa kanilang mga pari. Kaya po, pagka po ganun yung nakikita natin, siguro po ako ang masasabi ko, hindi po si Jesus yun. Ano? Hindi yun yung part na close. Yung closest na yon ay hindi dahil kay Jesus kaya nagawa ng pari. Yun ay dala ng kanyang kahinaan. Kaya lagi po natin isa-separate. Ano? Kapag ka po natutulungan tayo ng pari sa kanyang limitasyon, sa kabila ng kanyang pagkukulang, si Jesus ang gumagawa ng paraan doon. Pero pagka nga ang mga pagkakataon ay nagiging hindi maganda yung karanasan natin sa pari, yun ay dala ng kanyang pagkatao, dala ng kanyang kahinaan. Kaya ano yung bilin na, kanina sinabi yun ni Father Jess, ano? Yung lagi tayo, yung, ay sa Ebanghelyo kanina, lagi tayo sa panig ni Jesus. Huwag natin iiwan si Jesus. Yung pari kasi sa mga parokya ninyo, sa mga lugar ninyo, pansamantala, no? Hindi naman sila dyan forever. Ang ibig ko po sabihin, ano mas magandang magawa natin, maipagdasal natin sila. Natulungan sila lalo ng malalim na ugnayan nila kay Jesus para maipaalala ang kanilang kahinaan, ang kanilang mga pagkukulang, at nang sa gayon ito'y maihingi nila ng tawad sa Diyos, sa taong nagawa ng kasalanan, at nang sa gayon ipatuloy na maipakita yung awa ng Panginoon. Kasi marami kaagad na nag-actuate, no, na yung pari, ang kasunod ay yung simbahan, at syempre kasagip noon ay yung relasyon sa Diyos. Kaya pagka nagalit sa pari, nagagalit din sa simbahan, nagagalit din sa Diyos. Palagi ko po, kaya sana po hindi ganun, ano? Hindi ganun yung gawain natin. Marami po ang nagsusumikap na pari. Sa kabila po ng mga naririnig natin, mga balibalita tungkol sa mga kahinaan, mga kapintasan, huwag nating i-discount, huwag nating hindi titingnan yung mga pari namang nagsusumikap lagi. Ano? Kami po, sa edad ko po, yung mga mas bata sa amin, yan sila Father Jess, alam po, mga nagsusumikap sila para ipadama ang presensya ng Diyos. Kung paano kami rin, yung mga bata kami, sinisikap namin, ano, na iayos ang lahat. Kasi po marami ng karanasan sa nakaraan yung mga tao noon, nung kami yung batang pari. At palagay ko, dagdag na kami ngayon doon. Kaya, lagi po natin titignan, may mga pari pa rin namang nananatiling tapat at nananatiling presensya ni Jesus para sa ating kapwa. Father, just a moment. Yan. No, kaya Father, kaya humihingi po kami ng dasal talaga sa inyo, na ipagdasal po ninyo kami mga pari, sapagkat sana po ay hindi yung aming kahinaan ang laging mamayani o kaya lumitaw sa aming pagmi-ministeryo, kung hindi lagi yung paggabay ng Diyos at yung aming pagnanais na makapaglingkod sa Panginoon at sa kanyang bayan ng buong buo. So, kailangan po talaga namin ng inyong panalangin. So, yun po, pasabay po ng pagpapanalangin namin sa lahat po ng aming mga tupa ay kayon din hinihiling po namin na ipagdasal po ninyo kami sa lahat ng pagkakataon, dahil maraming mga pagkakataon kami po ay, no, hindi naman din malaya sa tukso. So, yun po, no, kailangan po namin ng inyo pong mga dasal. At nawa ay tunay nga ang magkatotoo, o totoo naman talaga, no, itong mga binabanggit ni Sister Faustina, na lagi at lagi ay pinagsasanggal lang ng Panginoon, no, ang pananalita ng pari. So, yun po. Amen. Pagdasal niyo po kami lagi, mga kapanalig. At ikaw, ni baka po meron ka rin mensahe. Karanasan po dito ako sa pari. Nakasalang ka trabaho at kaagapay ang pari.
Wala po nung matayo ang Divine Mercy hanggang sa ngayon. Kung ilang pari na po yung nakasama, nakatrabaho po dito sa Divine Mercy. Totoo naman po na ang mga pari po, mga kapanalig, ay hindi anghel, hindi sila immortal. Sila'y katulad din natin na tao na may taglay na kahinaan. Pero ang pinasan o nakita mismo na naging karanasan natin na hindi maganda sa mga pari, kung kaya po natin, ay kausapin po natin sila. Ngayon, kung hindi naman po at wala tayong pagkakatao, wala tayong lakas ng loob, panalangin po lang ang pwede nating gawin at maging tulong para sa kanila. Dahil sabi ko nga po kanina, ang pari ay pari. Sila'y pinili ng Diyos para maging pangunahing instrumento ng dito sa lupa. Ano po, kung wala pong pari, mga kapanalig, wala po tayong sakramento. Kaya pakamahalin, pagdasal po natin ang ating mga pari. At kung yun nga po, kung meron tayong nakikita na kahinaan, bahagi po yun ng pagiging tao. Ano ba pagiging tao ng isang pari? Huwag po nating ipagsabi sa kanging-kanging ng tao yung nakita nating kapintasan. Bagkos sa Diyos natin sabihin, sa Diyos natin ibulong na tulungan itong pari na ito dahil siya ay nandoon sa estado ng pagkakasala. Okay? Kaya sa pagkakataon pong ito, mga kapanalig, yung pong ating mga pari ay isama natin sa ating panalangin. Itaas po natin yung ating mga kaparian at yung ating mga intensyon sa ating Panginoong mayaman sa awa. Panginoon, marami po salamat sa panibagong taon na kami ay narito pa at patuloy na naglilingkod sa iyo. Kami po dito sa ating programang Divine Mercy Hour at gayon din ang mga debotong nakikinig sa iyo ay patuloy nagpapalaganap ng iyong awa at pag-ibig sa lahat. Kaya po, gabayan mo po kami lagi. Liwanagan mo po ang aming puso at isip upang wala kaming ibang ipahayag, wala kaming ibang ipalaganap, kundi ikaw lamang, hindi ang aming mga sarili, hindi ang aming mga kakayanan at katalinuhan, kundi ang pag-ibig mo lamang. Kaya po, digin mo po ang aming mga panalangin, may pananampalataya para kay Lanestor at Enet, Jason at Cathy, Wilfredo, Jerome at Jennifer, Remeo at Mary Pauline, Edita, Eunice, Advance, Divine Grace, Lloyd, Adriel, Maria, Sara, William, Mama Linda, Tita Nancy, Binyang, Batong Bakal, Ellie, at Hermie Meli Bernardo. Gayun din ang mga humihiling ng kagalingan sa iyo, sila Maria Fatima Felicitas, Wilfredo Eunice, Lisa Monsrani, Herminia, Jennifer Mila, Rizalina Oliva at Meli. At gayun din para sa mga kaluluwa nina Francisco Teresa, Monsignor Mar, Tatay Pedro, Tatay Isidro Tinang Iday, Kuya Piping, Ate Angeling, Helen, Oscar Senior, Senaida at Bernardo, Romulo Gregorio, Sister Maria Victoria, Merly Perpetua, Father Roberto Lunod, Father Jose Cruz, Father Fernando Fernando, Father Espiritu Ison, Father Santos Mendoza, Father Emilio del Rosario, Father Carmelo Baltasar, Bishop Manuel, Bishop Cirilo at Bishop Jose. At para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na nangangailangan ng iyong awa, bigyan mo po ang aming panalangin, Panginoon, manatili ka po sa aming buhay at ikaw, pangako, ay mananatili kaming tapat sa iyo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Santa Maria Faustina, ipanalangin mo kami. Tangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Happy afternoon po. Binabati ko po ang aking nanay, ang aking mga kapatid, mga pamakinata po sa mga taga Santa Maria, sa mga taga Meriden, mga taga San Miguel, sa mga taga-Lambak, Cardona Rizal, gaya hindi sa mga taga-Divine Mercy, sa mga taga-Santo Rosario sa Sampalay, sa mga taga-Paumbong, mga taga-San Rafael, at gaya hindi, syempre po, sa ating komunidad dito, sa Mary Mother of the Eucharist and Grace. Magandang hapon po sa inyong lahat. Father Jess, ikaw naman po. Yeah, nais ko pong batiin, unang-unang atin pong rector ng atin pong shrine, Monsignor Rani Triliana, kasama po si Bishop Dale, si Father Romy, at ang buo pong sanggunian pastoral ng National Shrine and Parish of the Divine Mercy. Kayo din po ang akin pong mga magulang, nanay at tatay ko, mga kapatid, mga pamangkin. Salamat si Vince, kay Lea, kay Tita Lloyd, sa kanila pong buong pamilya sa pagpapatuloy sa akin ngayon po dito. Ngayon. Tapos ay sa mga napagdistinuhan ko po sa Obando, sa Patima, sa Malolo, sa Gunoy, Taal, Gabihan, San Ildefonso, Baliwag, at saka po siyempre sa Divine Mercy. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pagtutok ngayon pong hapong ito.
Amen. Ate Connie, ikaw na po. Binabati ko po yung mga kapatid ko na nakikinig din ngayon. Mahal na mahal ko kayo. Lagi tayong magtatawagan kung hindi man makauwi. At gayon din yung mga katikista na nanonood din. Mahal na mahal ko din kayo. Gayon din yung mga anak ko, si Aisa, si Wawi, si Vin, si Winnie, si Lloyd. Gayon din si Daddy Willie. Mahal na mahal kayo ng mami. Amen. Lubos po ang aming pasasalamat sa inyong patuloy na pakikinig at pananalangin na kasama namin. Pagpatuloy po natin ang pagdedebosyon sa banal na awa ng Diyos at isabuhay ang abaka ng Divine Mercy. Ating hingin ang kanyang awa. Ba? Bahagina ng awa ang kapwa. Ka? Kay Jesus lubos na magtiwala. Hayaan natin panibaguhin tayo ng banal na awa ng Diyos. Hanggang sa susunod, lagi pong tatandaan, God is good all the time. All the time. God is good. Jesus, I trust in you. I trust in you. Jesus. Kapanalig, tayo pong lahat, sumainyo ang katotohanan. Salamat po. Mabuhay, Padre. Salamat po. Thank you, Padre Jesuit. Kinaya, thank you. Ating kapatid. Mabuhay, napakabalik. Divine Mercy Hour. Sa awa ng Diyos. Panalangin kay San Roque. O mapagmahal at makapangyarihang Ama, sa pamamagitan ng anghel ay ipinangako mo kay San Roque na iaadya mo ang sino man na tumawag sa kanya laban sa anumang peste at nakahahawang mga sakit. Ipinapanalangin namin na sa pamamagitan ni San Roque ay iaadya mo rin ang aming mga tahanan, barangay at pamayanan laban sa anumang kapahamakan, sa kaluluwa at katawan, sanhi ng pandemya. O kabanal-banalang San Roque, maawa ka sa mga nagkasakit at naghihirap sanhi ng pandemyang ito. Nawa sa pamamagitan mo ay matamo nila ang kagalingan sa kanilang mga karamdaman tulad ng pagpapagaling mo sa mga may sakit gamit ang krus sa iyong dibdib. Ngayong ikaw ay nasa langit na, o San Roque, nawa idulog mo ang aming mga panaghoy at pagtangis, at hari nawa ay matamo namin ang paglakas ng aming kaluluwa at katawan habang aming pinaglalabanan ang mga pagsubok at hilahil bunga ng pangkalusugang krisis na ito. San Roque, muling itinataas sa iyong pamamagitan ang kaligtasan namin sa pandemyang COVID-19. Ito'y aming samot hiling sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, araw ng Biyernes, si ikalimang araw sa buwan ng Enero, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert nationwide. Tiniyak ng Philippine National Police Chaplain Service ang pakikiisa sa pagbabantay ng kaayusan at kapayapaan ng nakatakdang Feast of the Black Nazarene 2024. Ayon sa PNP Chaplain Service, bukod sa pagtiyak ng kapayapaan at kaligtasan, ay kabilang din sa tututukan ng pulisya ang pagpapanatili sa kasagraduhan ng traslasyon ng mahal na pong Jesus Nazareno. Gayun din sa sitwasyon ng trapiko, pangungunahan din ng mga kawani ng PNP ang crowd control, lalo na sa paligid ng mga rutang daraanan ng traslasyon mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church. Idineklara naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang special non-working day ang January 9, araw ng Martes, sa lungsod ng Maynila.
Ito'y upang mabigyan ng pagkakataon ng mga taga-Maynila at mga deboto na makibahagi sa Nazareno 2024. Ang traslasyon ng Nuestro Padre Jesus Nazareno ang isa sa pinakamalaking pagdiriwang sa Pilipinas na dinadaluhan na humigit kumulang 20 milyong mananampalataya mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 5. Kanyang kapanalig, Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Turmerica Plus. Basta Turmeric, dapat Turmerica Plus. Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang balastig. Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Kalusugan, kagalingan at kagandahan. Alamin ang mga natural na paraan upang mapanatiling malusog ang katawan. Makabagong teknolohiya sa pagpapagaling ng karamdaman para makamtan ang hinahangad na kagandahan. Kasama si Dr. Irene Lim. Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Usapang KKK with Dr. Aileen Lim mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Aileen Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899. 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo po hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. When you lose your health, you will lose everything. Ako po ay hihingi ng inyong like, pakishare na rin po, and mag-subscribe po kayo. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. At yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong i-search dyan. And for our announcement, for healthier and clearer skin, younger looking skin, so meron po tayong anti-aging soap. So, ito po ang gamitin ninyong soap or sabon para sa inyong face, no? So, wag hong gumagamit ng ordinaryong sabon kasi ho, yung pH alkaline. So, dapat po ang pH ng ating sabon o soap sa mukha is acidic. Itong anti-aging soap mas medyo mai-stretch and malilift ho yung inyong skin sa face. So, anti-aging soap po ang inyong gamitin. Ayun po, so in-extend po namin ang ating promo sa lahat. So, humabol na po kayo habang libre pa rin ho ang check-up. Wala pa rin hong bayad ang konsulta. Still, free pa rin ho ang ating urine and sugar testing for your referral, yung atin pong colon cleanse. And yung package po natin for detox, blood cleansing, with or without vector scan, ayun ho, malaki po ang madi-discount ninyo, no? Yung high-dose vitamin C po ang ating blood cleansing na naka-promo. Ang high-dose vitamin C ho, isa yan sa blood cleansing na ginagamit natin sa clinic, but meron pa ho tayong laser, ultraviolet, and ozone. So, wala hong reason para hindi kayo gumaling. Hindi ho gumagaling sa amin yung may yung hindi ho nagpapagamot at hindi ho sinusunod ang protocol. Ang high-dose vitamin C ho, nagkakaroon ho ito ng extra benefit like antimicrobial effect. Ibig sabihin ho, nakakapatay ho ito ng bakterya, ng virus, protozoans, fungus, and parasites. Namamatay ho lahat ng mikrobyo plus may anti-cancer effect po ito. Meaning, ito ho ay
nakakatulong po sa may cancer. And yun na nga po, binablast niya po ang mga cancer cell, no? So pumuputok po, therefore liliit po ang inyong mga bukol or nodule. Nakatutulong din po ito sa may mga nagkikimo and radiation. Nakaka-alleviate po ito ng symptoms tulad ng pagsusuka, paglagas ng buhok, panghihina. So at ito ay ginagamit na ho sa US, sa hospital, sa iba-ibang state ho sa US. And hopefully later gamitin na rin ho natin ito sa ating mga hospital, no? So ito ay transferable, so pwede niyo hong pangregalo, pwede niyo na ho yung i-prepaid ngayon pa lamang para ho ma-avail niyo na po at hindi na ho kayo mapagsarahan ng promo. Ang atin hong pag-uusapan sa hapong ito ay tungkol ho sa diabetic neuropathy. Ha? Ito ho ay isang komplikasyon pa rin ho ng diabetes. Ito ho ay isang nerve damage. Nangyayari ho pagka uncontrolled din ho ang sugar ng may diabetes. Ang kadalasan hong affected dito is the legs and feet. Nagko-cause ho ng pain, tingling, and numbness. So yung mga may matagal na hong diabetes na hindi ho kontrolado ang sugar, so nagkakaroon ho yan ng mga manhid-manhid, minsan ho sa kamay at sa paa. Yan ho ang sinasabing diabetic neuropathy. Siyempre ho, nangyayari ho dyan, nagkakaroon kasi ng blood vessel damage sa maliliit hong ugat na siya ho ang nagsusupply sa nerves. So therefore later ho, pati yung nerves ay sira, masisira na rin po o nasisira na rin. Siyempre ho, leading to reduced oxygen and nutrient supply. Di ho ba ang arteries and vein nagsusupply ho ng blood? Ang nerve naman ho, siya ang responsible for sensation or pakiramdam. Now, pagka nagkulang ho sa blood supply, kasi ho, nasisira ang ating arteries papunta sa nerves, therefore yung nerve ho reduce ang oxygen and nutrient, nasisira na rin ho. Nagkakaroon ng severe inflammation. Yung high level o elevated level ng mga inflammatory substances, yan ho ang associated sa neuropathy. In some cases ho, yung immune system natin mistakenly attack and damage our nerve tissues, contributing to neuropathy. So, ibig sabihin ho, sarili nating nerve, inaatake ng immune system natin kasi nga ho, may damage. Alam nyo naman ho yung ating immune system, pagka may nakita ho siyang inflammation, pupunta ho siya doon, no? Makikigulo po siya doon. Ang problema, hindi niya na-recognize na sarili niyang nerve, nasisira niya. And syempre ho, lahi-lahi din po ito, no? Namamana po ang neuropathy kasi nga ho, galing ito sa diabetes. And ang may diabetes ho, ayun, namamana po ito sa genes. May mga iba rin hong cause ng neuropathy, pero syempre ho, nangunguna ho ang poorly controlled blood sugar. Ito ho ang numero unong sumisira sa ating nerves. And katulad nga ng sabi ko sa inyo, alin bang value ang dapat hinahabol natin for a normal blood sugar? Yung pre-diabetic level o yung normal level? Dapat ho yung normal level. So ulitin natin, sa fasting blood sugar, dapat ho 100 and below ang normal value. Ang pre-diabetic level, so pre-diabetes, 101 hanggang 125. So, pag sumampa ho ng 126, you are already diabetic. Ang hahabulin ho ninyo, yung below 100, hindi ho yung below 126. Ha? So, naintindihan ninyo. And also, meron ho, talimbawa, nakalimutan yung mag-measure sa umaga, pwede pa ho kayong mag-measure uli 2 oras after kumain. Iba ho ang normal value, it is 140 and below. Hindi ho 160 and below. Pagka kasi ho 160 and below,
pre-diabetes ho ang hinahabol nyo dyan. It should be the normal value, which is 140 and below. And mas accurate po ang 2 hours after kumain. Dyan ho kasi na-challenge ang ating pancreas. If there are some percentage of the pancreas that is damaged, so sa loob ng 2 hours, hindi niya ho kayang ibalik sa normal value. Pero ho, kapag 100% functioning ang pancreas ninyo, no matter how high yung sugar ninyo o sa dami ng kinain ninyong carbohydrates, sa loob ho ng 2 hours, kaya niyang ibalik yan sa normal value. So, yan ho ang output ng isang pancreas na 100% functioning. And syempre ho, yung duration ng diabetes, it matters. The longer someone has diabetes, of course, the higher is the risk of developing neuropathy. Di ho ba? Ang diabetes is a chronic progressive disease. So, ibig sabihin ho, tumatagal, mas lumalala. Kaya, ang neuropathy ho, sa tagal ng uncontrolled sugar ng pasyente, dyan ho yan nangyayari. No? And syempre ho, sa edad, mas tumatanda, mas nagkakaroon ho ng neuropathy. And yung mga naninigarilyo ho, reminder again, it can narrow and harden yung ating mga arteries. So, sumisikip ho yung ating mga arteries. O, syempre, therefore, mababawasan ho yung blood flow. And nakakasira ho ito or nakaka-weaken ng walls ng ating arteries. Bukod ho sa nakakadagdag yan sa atherosclerosis, nawi-weaken ho yung walls ng ating arteries. Reminder again sa mga manginginom, So, siyempre ho, alcohol intake, lalo na ho yung mga excessive alcohol intake, nakaka-damage ho yan ng nerves and nakaka-exacerbate ho yan ng neuropathy syndrome, symptoms, no? So, kung nagsisimula hong mamanhid, eh lalo ho yung mamamanhid pagka manginginom kayo. Kasi ho, actually merong neuropathy na cause ng alak, eh lalo na ho kung may diabetes pa kayo, hindi ho maganda. So, i-stop na ho ang alak at sigarilyo. Yung mga wala nga, yung mga may mga severe illness nga po, eh kahit ano, willing nilang gawin, gumaling lang sila. Tao naman hong wala namang sakit, sila naman ho ang nagbibisyo. So, bumibili ng ikasisira ng katawan tulad ho ng sigarilyo at alak. So, kung kayo ho, eh may bisyo, kakaunti ang kinikita ninyo, ibibili nyo pa ng sigarilyo at alak, ang laking bawas ho sa budget ninyo yan. Wala na nga hong inuulam na maayos yung mga anak ninyo, babawasan nyo pa ho yung konting kinita ninyo para sa sigarilyo ninyo at sa alak. So, hindi ho tama. Bukod ho sa pag nakakuha kayo ng sakit, eh dagdag pa ho yan sa burden sa inyo. And also, yung may mga kidney disease ho. So, kung diabetic ho kayo at meron na kayong diabetic nephropathy, makakadagdag pa rin ho ito sa nerve damage, sa neuropathy ng pasyente. And being overweight, pag mataba ho kayo, yung excess weight ho, nakaka-contribute pa rin ho yan sa insulin resistance and nakaka-worsen ho ng diabetes. Therefore, nakaka-increase ho ng risk ng neuropathy. Yung mga pamamanhid, tingling sensation, sa hands and sa feet. Pagka ho yung pamamanhid ninyo at yung mga parang tinutusok-tusok ninyo sa hands and feet, eh hindi ho naalis sa pag-inom ng vitamin B complex, then rule out diabetes. Sa simula ho kasi walang symptoms ang diabetes, so hindi alam ng pasyente na diabetic siya. Kumbaga matagal na pala yung diabetes niya, kung hindi pa ho sa neuropathy niya, hindi niya ho malalaman na siya ay may diabetes. So, napakarami hong komplikasyon ng diabetes bukod sa neuropathy, di ho ba? Sirang nerves,
nandiyan ho ang nephropathy, sirang kidney, at meron din hong retinopathy, sirang mata. So, huwag hong i-underestimate ang sakit na diabetes. Kasi po, napakarami niya hong komplikasyon kapag hindi ninyo na-control ang blood sugar level ninyo. Talaga hong makakatulog din ho ang neuropathy sa para hindi kayo makalakad ng maayos, no? Yung darating ho kayo sa time na malulumpo ho kayo kahit hindi kayo naputulan ng paa, wherein mahina na ho yung legs ninyo because of blood vessel problem and nerve problem, hindi niya na ho kayang isupport yung body weight ninyo. Hindi na ho ninyo kayang lumakad, tumayo. So, malulumpo ho nga kayo at mabebedridden kayo sa simpleng diabetes na matagal ng panahon, hindi ho ninyo na ipapasok sa normal value. So, ganun ho katindi. So, magiging alagain ho kayo. So, kahit na ho, diabetes lamang yan. So, kailangan hong i-address properly. Para ho ma-prevent ang neuropathy, syempre ho, blood sugar control ang nangunguna. Hindi ho pwedeng pre-diabetic value ang hinahabol ninyo. Kailangan ho yung normal value. At saka, paano ho ninyo makokontrol yan? Siyempre ho, dapat nagmo-monitor kayo. Hindi ho enough na uminom kayo ng maintenance, lalo na ho sa diabetes. Minsan ho kasi, umiinom na ng maintenance, hindi pa rin ho enough para maipasok sa normal. Halimbawa ho, nagto-200 ang sugar ninyo. Uminom kayo ng maintenance, naibaba nyo lang ho sa 150. Ang normal ho, 100. Complication will still happen even if you are drinking your maintenance. So, kailangan ho, nagmo-monitor kayo ng blood sugar. Kailangan nyo hong bumili ng glucometer para ho, nakapagsusukat ho kayo everyday. Hindi ho katulad ng nagpapa-blood test lang ho kayo every 3 months. Kailangan ho araw-araw alam ninyo yung value. Hindi once a month, hindi once every 3 months. And sa pagkain ho, kailangan pigilin ninyo yung pagkain ng matatamis at carbohydrates. Kailangan ho alam ninyo yung one serving ng kada pagkain. So, halimbawa ho sa kanin, kung dati kayo, 1 cup or 2 cups, subukan nyo hong half cup lang kayo. Then, halimbawa ho, nag-dessert kayo, yung mango, one serving, kailangan ho half, kalahating pisngi lang ng mangga. That is already equivalent to 1/2 cup of rice. And yung iba pa hong prutas, one serving lamang tulad ng grapes, mga 6 to 8 pieces lang po dapat. And isa lang ho. Kung nagmangga na kayo, kalahating pisngi, wala na hong grapes. Or vice versa. Actually, fruits, hindi ho talaga yan para sa diabetic. Kasi nga ho, karamihan ng prutas, mataas ang sugar. May sustansya rin ho kasi tayong makukuha sa mga prutas na wala rin ho sa ibang pagkain. Kaya kailangan din natin hong kumain. Basta one serving lang per meal. Ganun ho. Kaya nga ho, magsukat kasi hindi nyo ho malalaman if excess pag hindi ho kayo nag-monitor. Ayan, bawasan nyo rin ho ang fatty foods, hindi lamang ho carbohydrates. By the way, kailangan ho alam nyo kung ano yung mga form ng carbohydrates. So, yung kanin, mas maganda ho kung magba-brown, red, or black rice kayo. Kasi, yan po, mas maraming fiber at complete nutrition na ho kayo. Meron na ho yung bukod sa carb, protein, vitamins, and minerals. While ang white rice po, puro sugar lamang po ang laman. Malaki ho ang ibababa ng blood sugar from shifting to brown, red, or black sugar from naka-white rice kayo. So, kailangan po ganun, no? Isa pa hong importante sa may diabetes, yung foot care. Minsan ho kasi may mga cuts, may mga blister, or sore kayo sa paa, pero ho minsan hindi nyo alam kasi nga ho manhid na po yung inyong talampakan.
So pagka-diabetic kayo, lalo na uncontrolled ang sugar, kailangan ho ini-inspection ninyo yung inyong feet. So kasi nga ho, pag may neuropathy na kayo, so nasugatan kayo, hindi nyo ho alam. May open sore pala kayo sa inyong paa. Siyempre ho, cause of infection yan, lalo na kung open yung sore. Bukas ho yung sugat. Pagsisimulan ho yan ng non-healing wound. So nagsimula ho sa neurodiabetes, nalagyan na uwi ho sa neuropathy, nawala ng pakiramdam. O tapos ho, nagkaroon ng open sore or sugat, hindi alam. Tumagal ho na infection. Nung na-infection ho, namaga, hindi na ho nagsasara yung sugat. Bakit? Hindi ho, kahit inuman nyo ng antibiotic, hindi na ho nakaka-penetrate. Kasi nga ho, sira na ho yung ugat, yung arteries and nerves. So, ayan ho, hanggang saan nangitim na, nag-necrosis na ho, nagkaroon na ng gangrene, doon ho na uuwi sa amputation, pagkaputol ho ng paa. But kahit na nga ho, hindi kayo maputulan ng paa, yung simple hong uncontrolled diabetes can weaken your arteries and nerves sa lower extremities. So that will cause mahina na lower limb, hindi na ho kayo makakalakad later. Yun nga sinasabi ko sa inyo, magiging bedridden kayo niyan, alagain. So, mabuti ho kung may pambayad kayo ng caregiver, kung wala. O kung may anak man, kanya-kanyang pamilya na yan, wala hong mag-aalaga sa inyo. Hindi ho lahat ng anak matyagang nag-aalaga sa magulang. So, kaya wake-up call din ho ito para sa mga anak. So, kayo po ay inalagaan, pinalaki ng inyong magulang. Pagka ho ang magulang ay matanda na, it is your time na kayo naman ho ang mag-alaga sa magulang ninyo. Tandaan ninyo kung anong ginawa ninyo sa magulang ninyo, yun din ho ang gagawin ng mga anak ninyo in return sa inyo. Kailangan ho i-control natin ang blood sugar level to prevent nerve damage, which we call neuropathy. Kung hindi ho makakontrol-control ang inyong sugar, pumunta ho kayo sa clinic. May protocol ho tayo para dyan. Huwag nyo hong hayaan na complication will happen. So may magagawa pa ho tayo para dyan. So IB? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Prevention is better than cure. Yan ang pag-uusapan natin dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Solusyonan natin ang inyong problemang pangkalusugan dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Ako ang inyong kapanalig, Dr. Irene Lim. Pag-uusapan natin ang makabago at natural na pamamaraan tungo sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 1550. Ano ang inumin na gamot pag namanhid ang katawan pati ang paa? Mayroon akong maintenance sa high blood araw-araw. Ininom ko. Ang pwede ho natin i-consider dyan, baka ho kayo ay na-stroke. Kasi high blood ang binanggit ninyo. So, kung may diabetes naman ho kayo, ayun na nga ho, neuropathy, nasira ho yung mga nerves. But, itry nyo ho munang uminom ng vitamin B complex. Kung naalis naman po, yan vitamin B deficiency lamang. But, pag hindi ho naalis, ayan, consideration nyo ho, stroke and diabetes. So, hindi nyo na ho kayang gamutin yan. Kaya kailangan ho magpalista kayo, magpa-check up para ho maiayos ninyo yung
maayos po natin yung pamamanhid ninyo, no? So, lang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo yung magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamangka Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. So, everyday po bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang po magpalista kayo ahead. IV ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412-0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapa-check up para ho ma-auscultate natin ang likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia. And sabayan nyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And lalo na ho ngayon, still naka-promo naman ho tayo, extended ho ang promo, samantalahin nyo na ho. Eh pag ito naman ho, hindi nyo pa ho na-avail, nasa inyong part na po ang pagkukulang, no? So free consultation pa rin ho, free urine and sugar testing, and also yung colon cleanse para ho sa inyong referral ay open pa rin ho, no? And yung promo package po natin sa detox, blood cleansing, torscan, open pa ho. And yung high dose vitamin C ho, yan ho ang blood cleansing natin na naka-promo. So, transferable ho ito. Pwede nyong pangregalo and also pwede nyo na hong i-prepaid ito para hindi na ho kayong mapagsarahan ng ating promo, no? Paki-like, share and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And yung ating hong anti-aging soap, so for healthier and clearer skin. So, Ivy? Maraming salamat mga kapanalig sa pagkikinig sa amin sa hapong ito. Abangan nyo po muli kami bukas alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sa inyo ang katotohanan. Salamat po. Abangan muli ang programang magtuturo sa atin ng natural at makabagong solusyon sa mga suliranin sa kalusugan. Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Panalangin para sa mahal na poong Jesus Nazareno. Katamis-tamisan naming mahal na poong Nuestro Padre Jesus Nazareno, Diyos at manunubos namin na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na pagpapakuan sa iyo. Kaming abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap mo sa iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan upang doon mawakasan ng aming mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo kami, O Butihing Jesus. Inaamin namin ang aming mga sala at kami nananalig na dahil sa kabutihan mong walang hanggan ay huhugasan mo ang mga ito ng iyong dugo. Iniibig ka namin ng higit sa lahat. Ipinangangako namin na kami magiging matapat hanggang sa oras ng aming kamatayan. Patnubayan mo kami ng iyong biyaya at ihatid mo kami sa landas ng iyong mga utos diyan sa iyong langit na kaharian. Amen. Member
Catholic Media Network, Ekapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang gabay sa ating tahanan na magkahain ng payo tungo sa tunay na kagalingan, tahanan at kalusugan. Ang programang nananalig ng lubos na kagalingan sa pamamagitan ng likas na gamutan, tahanan at kalusugan. Kasama ang naturopathic doctor Arnaldo Baltasar mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 5 ng hapon, dito sa Veritas A46, ang radyo ng simbahan, tahanan at kalusugan. Makinig. Maraming banal ngayong hapon. Muli po kami lumalapit sa inyo, Panginoon. Samahan niyo kami sa kalahating oras na programang ito. Kayo pa rin ang kinikilala namin na pinakadakilang manggagamot. At kayo po ang nagpapagaling sa amin, Panginoon. Pagpalain yung mga nakikinig, nanonood sa Facebook Live, yung mga may sakit, umiinom ng gamot, bigyan niyo po ng bisa ang kanilang mga inom. Iniinom ng gamot para kami gumaling. Salamat sa pagdinig naming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pananalig tungo sa likas na gamutan, tahanan at kalusugan. Tahanan at kalusugan. Natin, mga kapanalig. Sabi nga rito sa 1 Peter 1:7, the trying of your faith is more precious than gold, yung ating panampalataya, ang ating pagtitiwala. Alam niyo, kapag hindi po yan, kapag hindi yan nasubok, mahina po yan, mga kapanalig. Kaya sabi, the trying of your faith is more precious than gold. Kaya ako minsan, sinusubok po tayo. Kaya tayo may exam, preliminary, midterm, final, para subukin ang kalaman po natin kung tayo ba pwede na o hindi. Sa lahat, may pagsubok, mga kapanalig. So, sa panampalataya natin, ganun din. Ang mga nasubok na, karaniwang subok na, pero yung hindi pa nasubok, mahina pa po yan, mga kapanalig. Yung nag-aaral lang, tapos hindi na-practice ang kanilang pinag-aralan, wala yan. Mahina pa. So, kung may mga pagsubok na dumarating sa buhay po natin, mga kapanalig, tutulong yan sa atin para lumakas po tayo. Now, ito maging gabay sa atin. 1 Peter 1:7. At dito pa rin po kayo, mga kapanalig, nakikinig sa Tahanan at Kalusugan. Ngayon po ay Biyernes. Sa Linggo, mga kapanalig, ay dyan ako sa Cubao. Hansel Arcade, Room 301, harap ng Isitan Aranita, along Aurora Boulevard po, mga kapanal. 9 to 12, para sa ating mga free consultation at colon cleansing. At makabili po kayo ng ating mga produkto po dyan, mga kapanal. So, sa hapong ito, tayo kasi, ako, more on prevention. More on prevention tayo, kaya tinuturo kung paano ma-prevent ang sakit. Kasi kung mahadlangan ang sakit, mas okay kaysa gamutin mo, ha? Huwag mong sirain, hadlangan mo ang pagkasira at hindi masisira po yan, mga kapanalig. So, prevention is better than cure. Kasi sinasabi po natin, mga kapanalig, alam mo, ang isang prevention na makakatulong sa atin ng malaki, kailangan po natin mag-exercise. Igalaw po natin ang ating mga katawan. Oo. Kapag hindi, sasakyan po, hindi mo ginamit yan isang taon, masisira po yan. Kailangan natin, katulad sa katawan natin, higa ka lang na higa, upo ka lang ng upo, ay madali ka. Kailangan mo igalaw, pati mga joints mo, para tumibay po, mga kapanan. Ha? Ganun lang, ganun kasimple po yan, mga kapanan. Kailangan natin na gawin yan. No? So, ang ano po natin, mga kapanalig, exercise. Ako ang secret, isa sa sekreto ko po na hindi ako na-confine sa hospital, hindi ako na, ay exercise. So, 50 years na ako, 45 to 50 years na ako na regular ang exercise ko, mga kapanan. Tennis, tagal na. Noon pa. Although, siyempre, hindi naman tayo pang professional. Ang sa akin lang, pawisan. Nag-enjoy ka, nagtawanan kayo sa tennis court. Talo o panalo. Ganun po, mga kapanalig.
Alam nyo ba na ang ating skin, mas maraming dinalabas na toxin? Araw-araw, 4 pounds. Grabe nung, ganun kadami. 4 na libras ang nilalabas niya na dumi. Araw-araw, para malinis ang kaya, kailan natin pawisan, kailan natin mag-exercise. Ha? So, exercise is more on prevention, mga kapalaran. Ang gusto ko, lahat ko na tagapakinig, matuto mag-exercise. Dati hindi nila nabibigyan ng pansin to, dati hindi lumalakad-lakad. Ngayon, natuto sila, mayroon silang 30 minutes na walking. Makikita mo na lang pagbabago sa mga mukha nila, katawan nila, makikita mo mga kapalaran. Ha? Kasi, no, exercise increase the amount of oxygen that flows to the cell. Kapag na-exercise ka, dumadami po yung oxygen. Hindi ko alam kung alam nyo po yung turbo. Kaya yung turbo, kahit na maliit na makina, mabibilis. Kasi dumadami po yung hangin na pumapasok sa makina. Kaya naging pirasado, ganun din sa atin. Kapag nag-exercise tayo, dumadami po yung oxygen na pumapasok sa ating mga selula. Alam naman po natin yung cancer, anong gusto niya. Walang hangin. Ha? O kung gusto niyo mga kapanalig na hindi manatili ang cancer sa inyo, eh, kailangan nyo panginan. Huwag lang humangin ang ulo nyo. Ayun, kapag humangin na yung ulo natin, yan, eh, problema yan. Mas matinding problema po yan mga kapanalig. Siya nga pala ang Facebook Live ko is Arnaldo Baltasar, Doctor of Naturopathy. Ang cellphone number ko po ay 0919-0044-217. 0919-0044-217 po mga kapanalig. So, kailan natin budgetan ang katawan natin? Prevention is better than cure. No? Ulitin ko, sa Linggo, dyan po ako sa Cubao. Sa Lunes, dyan ako sa Santa Cruz, Manila. Mga 9 to 11 po mga kapanalig. 9 to 11, nandyan po tayo sa Cubao. So, try nyo. So, pasensya na yung Facebook Live natin, eh, medyo nagkaroon ng problema kaunti. Ano? Di bali, eh, alam mo, mabilis na nga uminit po yung ano natin. Okay, so, yan ang magagawa po natin mga kapanan. Ano pa nagawa na exercise? Improve the efficiency of the heart. Parang bumba, yung bumba niya, ang pagbubumba, ang puso natin lumalakas. Ang efficiency niya. Di ba, may mga puso mga kapanalig na 10 bumba mo pa, hindi na makapuno ng balde. Pero mayroong mga bumba na kahit 3 lang na bumba mo, alas mapupuno na yung balde. Ganon ang puso mga kapanalig na may exercise, malakas, magandang efficiency niya mga kapanalig. So, alam niyo, kahit 30 minutes mag-walking kayo. Ako isang oras, dalawang oras yung exercise ko mga kapanalig. So, yun, kaya hanggang ngayon, nandito pa rin po ako. Ha? Hindi tayo nag-retire. Tuloy-tuloy po tayo mga kapanalig. Increase the amount of oxygen to the cell. No? So, yan. Ano pa? It raises HDL. Ano ba yung HDL? Yun ang tinatawag na good cholesterol. Yun ang nagwawalis, naglilinis ng bad cholesterol po mga kapanalig. Tumataas yan, alam mo, kahit na medyo mataas ang bad cholesterol mo, basta mataas lang din ang yung good cholesterol, okay po yan mga kapanalig. Pero most of the time, mataas po ang bad cholesterol kaysa good cholesterol. Pero yung exercise mga kapanalig, nagagawa niya mga kapanalig na, mano, na itaas ang good cholesterol mga kapanalig. HDL, imagine, yan ang nagagawa ng exercise. So, kailan natin mag-exercise mga kapanalig. Isa pa, nahahadlangan niya po na yung mga malalagkit, na maging malagkit ang platelets. Ano ibig sabihin nun? Yung dugo na iniiwasan na magkumpul-kumpul. Ang ginagawa ng exercise, tinatanggal niya po yung parang dumikit ang isa't isa. Bakit? Anong ibig sabihin yan? Mga kapanalig, yan tinatawag kapag dumikit-dikit yan, yan ang sanhin ng pagbabara. So, piniprevent po yan ng exercise. O exercise pa lang yan mga kapanalig. Ang laki ng tulong niya, kaya huwag niyo ubusin sa sakit, sa gamot, sa maintenance, ang pera niyo. Mag-walking exercise po kayo mga kapanalig. Lumalakas kasi ang puso po natin, ano, ha, sa ka-walking-walking mo, eh. Pati yung malagkit na mga platelets, eh, na ba,
naalis ang lagkit para hindi magkumpol-kumpol, ha? At dumadami po yung oxygen sa cells. Yun ang dahilan, mga kapanalig, kung bakit nakwento ni Dr. Whitewater na sa 10 heart transplant, 3 lang natuloy. Ang 7 hindi, gumaling. Dahil pina-exercise sila para lumakas sila sa operating table. Gumaling, mga kapanalig. So, ganun din tayo, no? Ano pa? Boss, immune system. Nako, tuwang-tuwa kong immune system po natin kapag nag-exercise tayo. Tinan yan, mga kapanalig, ha? Gumaganda. So, try nyo, ha? Improve circulation to the brain. Kaya yung mga makakalimutin, you need to exercise. Ang tinuturo ko po sa mga kumukuha ng exam, kailangan nyo mag-exercise para maalala nyo po ang inyong pinag-aralan. Kapag hindi kayo mag-exercise, ay makakalimutan nyo. Paano na lang, mga kapanalig? Diba? Ganun kasimple po, mga kapanalig. Okay, so, no, mag-short break muna tayo sa isang mahalagang paalala po, mga kapanalig. Kayo'y nakikinig sa programang Tahanan at Kalusugan. Tahanan at Kalusugan. Ang Poong Jesus Nazareno. O Padre Jesus Nazareno. Ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ay tradisyong nagsisimula sa Quirino Grandstand o Luneta hanggang sa makarating sa Simbahan ng Quiapo. Ang pinakamahabang oras na naitala sa kasaysayan ng traslasyon ay tumagal ng 22 oras noong taong 2012. Pansamantala namang itinigil ito noong 2021 hanggang 2023 dahil sa banta ng COVID-19. Ang orihinal na katawan ng imahen ng Poong Jesus Nazareno ay inilalabas lamang tuwing traslasyon o 9 Enero. Ang orihinal na ulo ng imahe ng Poon ang siya namang nakikita ngayon sa altar sa Simbahan ng Quiapo. Ang pahalik ay tradisyon naman para sa mga deboto kung saan pipila ang mga ito upang mahawakan at mahalikan ang imahen. Kadalas ay ginagawa ang pahalik sa Quirino Grandstand sa panahon ng traslasyon. Ang Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mga kapanalig, ako po si Bishop Nesong Tioco from the Diocese of Cubao. Ngayong bagong taon ay bagong pagkakataon para panibaguhin ang sarili at harapin ng may pag-asa ang mga pagsubok sa buong taon. Sabi sa aklat ni Propeta Jeremias, Kabanata 29, Talata 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang puno puno ng pag-asa. Kapanalig, ugaliing makinig sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Manood sa DZRV 846 Facebook page at sa Veritas TV Sky Cable Channel 211. Happy New Year, mga kapanalig! The Epiphany of the Lord. Ang Epiphany ay halaw sa salitang Epifania na isang wikang Griego na ang ibig sabihin ay manifestation. Ang Epiphany ay ang pagdiriwang sa pagpapakita at paghayag na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang kapistahang ito ay bilang pag-alala na ang pagka-Diyos ni Jesus ay naihayag sa pamamagitan ng pagbisita sa Bethlehem ng 3 mago o kilalang the 3 wise men na may handog na ginto, kamangyan at mira para sambahin ang sanggol na si Jesus. Ang Epiphany of the Lord ay pinagdiriwang ng Simbahang Katolika tuwing unang linggo ng Enero. Pananalig tungo sa likas na gamutan, tahanan at kalusugan. Tahanan at kalusugan.
mga kapanalig, dito pa rin po kayo nakikinig sa Tahanan at Kalusugan. Ngayon po ay Biyernes, no? So bukas mga kapanalig, yan ako sa wala po tayo. Sa Linggo, yan ako sa Cubao. Hansel Arcade, Room 301, harap ng Isitan Araneta, along Aurora Boulevard po mga kapanalig. So kita-kita tayo diyan, no? Sa pamamagitan ng mga natural na pamamaraan, kayo po ay ating matutulungan po. Okay, so pasyal po kayo. At kayo po ay magkakatulungan po tayo sa mga natural na pamamaraan po. So yung kayamanan po, yung kalusugan po, kayamanan po natin. Kaya kahit ano po yung ano mo, no? Hirap ng kahit mayaman ka, kung wala naman po mga kapanalig yung kalusugan, maganda yung bahay mo, magandang sasakyan mo, marami kang pera sa bangko, pero kung may sakit ka, nabaliwala po mga kapanalig. Diba? So, kailangan natin mag-walking exercise. Alam nyo, kapag nag-exercise kanyo, it's not a waste of time. Sabi nyo na ako, sayang lang ang oras ko diyan, hindi. Kailangan po natin yan mga kapanalig, kung talagang gano'n ang ano mo. Alam mo, ang exercise na nag-i-enjoy ka, malagang bagay po yan mga kapanalig. Yung ini-enjoy mo, yung pag-exercise mo, gusto mo ang exercise mo, pero yung pinipilit mo lang, hindi maganda po yan mga kapanalig. Ha? Kailangan yun, i-enjoy po natin. So, improved circulation and dissolved blood clots kapag nag-exercise po tayo mga kapanalig. Ito pa, burn stored calories. Alam mo yung calories kasi, ito yung nagpapataba sa atin. Dati, umabot ako ng 150, tumaba ako noon. Hinihingal po ako mga kapanalig. Alam mo kasi, ang ideal weight ko lang is 130 hanggang 140. Kung naging 150, so medyo mataba ako noon. Sabi ko, medyo naging busy. Bumalik ako sa pag-exercise mga kapanalig. Hanggang ngayon, ang timbang ko, ang maximum ko, 140. Normally, 135, 137, yan lang po, mga kapanalig. At I exercise regularly for 45 to 50 years na po, mga kapanalig. So, inaani ko naman po, mga kapanalig, yung magandang, yung magandang gawain. Ganun po, mga kapanalig, ganun po. Ano pa? Ano ba ang pinaka-the best exercise? Alam nyo po, walking. Pinaka-safe. Matanda na kayo, walking. And hindi na katulad ng basketball, tennis, pwede rin walking. Ha? The best, mga. Sure yan, mga kapanan. Yung marathon, sobra-sobra naman po yan, mga kapanan. Kuminsan, kapag ikay ay player, tapos ang gusto mo, manalo. Tapos malungkot ka kapag natalo. Na-stress ka sa ginagawa mo, nagagalit ka sa partner, lugi po yan mga kapanan. No? Ang tamang exercise, yung na-enjoy mo, na nakaka-relax ka po mga kapanan. So, ang Facebook Live pa rin po natin is Arnaldo Baltasar, Doctor of Naturopathy po mga kapanan. So, tayo, 32 years na ang totoo mga kapanalig, nasa twilight of my career na po ako mga kapanalig. Kaya half day na lang po tayo. Dati marami tayong branches. Ngayon, apat na lang. So sabi ko nga sa kanila, dati ako naghabol sa inyo. Ngayon, ako nang habulin niyo po mga kapanalig. Ayaw ko na rin yung sobra-sobra na rin trabaho. Dapat retired na nga ako mga kapanalig. Magbawas na lang po ako ng trabaho. So okay naman. Ha? Pasyal kayo. Katulad sa Linggo, I will be in Cubao. Sa Lunes, Santa Cruz, Manila. Para sa ating mga free consultation at colon cleansing po mga kapanalig. At mabibili nyo ang inyong mga... Kaya sinasabi ko, mag-budget po kayo sa inyong katawan. Kaya ang problema sa ating kuminsa, marami tayong budget sa sabong. Ha? Pero naghihinayang po tayo sa gamot. May budget po tayo sa ating sasakyan, pero sa ating katawan, wala. May budget po tayo sa ating bahay, pero tinitipid po natin yung budget natin sa ating sakit. Mga kapanalig, lugi tayo kapag nagkasakit po tayo. Sickness is a losing investment. Kaya
Bigyan natin ng budget yan, mga kapanalig. Sa akin, ganun lang din. May budget ako sa pag-exercise ko. May budget ako na may panahon ako na kailangan ko magpahinga. Hindi lahat. Sabihin mo, ay, sayang yan, lo, sayang yan. No, mga kapanalig. So, no, example, malabo mata nyo, may katarata kayo, may glaucoma kayo, may nagluluha, makatitrain nyo, Dr. Arnaldo's eye drop. Although, this is, hindi perfecto po itong mga kapanalig. Hindi magic itong mga kapanalig na kapag ano nyo, lahat na, kahit malala na ang sakit nyo, no. Ha? O, kasi kung minsan may mga pasyente tayo, malalang-malalang. Tapos, gusto kumaling lang, oh. Pag inom niya lang, isang bote lang, iba nga, nagtatatlo pa eh. Dandahan. Ganun po mga kapanalig. Depende po yan sa tindi ng sakit, tindi ng problema. Kung talagang matindi na mga kapanalig, hindi po na hindi to magic. Ha? Makakatulong. Pero mga kapanalig, hindi ganun. Pero yung ating mga ating eye drops, addition complex, ang dami na tulungan na. Hindi nakapag-popera, lalo na ng COVID. Oo, hindi makapunta sa ospital. Doon na nakita na natulungan yung kanilang mga mata ngayon. Kung sila natulungan, kayo rin. Makikita naman dahil luminaw eh. Yun ang naramdaman nila, yung sinasabi nila. Dok, nagmumuta-muta, pagkatapos mabaho muta, malagkit, pagkatapos nawala luminaw. So, kung ganun po mga kapanalig, kayo rin. At siyempre, pinapanalangin din po natin yung mga produkto po natin eh, na magbigay po ng lunas sa inyong mga karamdaman. Meron tayong eardrops sa may mga problema sa tainga. 500 pesos lang din po. Ngayon, kapag malayo kayo, pwede ko naman po ipadala sa inyo. Through courier, dagdag lang kayo ng 195, ipadala nyo sa GCash or Palawan, tapos padala nyo pangalan nyo at address, at matatanggap nyo po yan mga kapanalig. No? Try nyo yan. Meron tayo, napakarami, may mga problema sa baga. Dahil sa sigarilyo, matamis, pagpupuyat, mga junk foods, sigarilyo. Yun. Kaya mayroon tayo pulmo cleanse. Ito mga herbal medicine po mga kapanalig na maganda po siya sa baga. Try niyo yan, no? 720 lang yan. Ngayon kapag malala na talaga, ang kasama nito ay propolis at activated charcoal. Yung pasyente ako may TV, naman kita kami, halos hindi ko na makilala eh. Na-improve. Ganun lang yan, no? Wag lang natin biglain. Tulungan natin ang ating katawan. Kayo, no? Budgetan po natin. Alam ko kung minsan, nako, ito lang ang pera talaga para dito. Pero sabi ko, malaking may tulong ito sa kanila. So, ako naman mga kapanalig, 32 years ako, hindi naman ako yumaman. Ha? Hindi naman ako abuti ng 32 years kung hindi kayo gumagal. Hindi nyo naman to ha? Ang iba nga, 5 years lang. Tapos, ang iba 5 years lang. Tapos, pati yung sila natapos na rin. Ganun. Tayo, ito 32 years. One of the longest radio health program. Tana ng kalusugan. Matibay pa rin po tayo mga kapanalig. Mayroon tayong magnetic sleeper. Masakit pa nyo. Walang pakiramdam. Para may tumutusok-tusok. Try nyo yan. $495. Tuloy ang 15% discount natin mga kapanalig. Tatanggap nyo yan mga kapanalig. Sabihin nyo lang, i-insist nyo. No? Narinig ko sa radio, ganun. Okay. Meron tayo. Yung activated charcoal natin, ako, laki ng tulong po niya. No? Sakit. Tiyan mo na LBM ka, na allergy ka, may lagnat ka, masakit ngipin mo, nasugatan ka, ha? May addict kang anak, ha? Meron kang, dami. Ha? Sakit yan mo, nalason ka, dami. Nalasing ka, para tanggal ang pagkalasing. 350 lang yan, isang bote. No? Pag inom po niyan, 3 capsules sa gabi bago matulog. Ma-effective siya mga kapanalig. Imagine ako, 45 to 50 years na akong uminom yan. Nagbibinta ko niyan for 32 years. Imagine 32 years. So, available po yan sa Tahanan at Kalusugan. Alam nyo, huwag lang tayo umasa sa damot. Alam mo naman, negosyo rin yan eh. Tulungan po natin ang ating sarili. Mamuhay tayo ng tama. Ito ako, nagawa ko naman mga kapanalig. Kung nagawa ko ito, kayo rin, ba't hindi nyo magagawa? Mga kapanalig. Kaya sabi, don't wait for tomorrow what you can do for today. Magpa-colon cleansing ka. Kasi ang problema natin, dumi. Yung colon natin, yan po ang pinakamarumi na bahagi ng ating katawan. Magkano lang yan? 6,000 ang 7 sessions. Gaganda yung
babata ka, liliit ang bilbil mo, gaganda yung kutis mo. Ganun mababango ka, kasi nalis yung dumi. At yung mga iba't ibang sakit mo, matulungan. Ganun mga kapanalig eh. Colon cleansing dyan sa Martes, dyan sa Niyog. Sa Miyerkules, dyan sa Cubao. Biyernes, dyan sa Santa Cruz, Manila. Yun ang investment mo mga kapanalig na magawa mo para sa iyong sarili. So try nyo yan. No? Ang cellphone number ko para sa inyong mga katanungan mga kapanalig ay 0919-0044-217. 0919-0044-217. Wala na po tayong panahon. Ito po si Doc Arnaldo Baltasar. Pansamantala po nagpapaalam sa inyo. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Tahanan at Kalusugan. Kasama ang naturopathic doctor Arnaldo Baltasar. Abangan muli mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 5 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Para sa karagdagang impormasyon sa tahanan at kalusugan, makipag-ugnayan sa 0919-004-4217, 0919-004-4217 o sa 0915-979-6284, 0915-979-6284. Tahanan at kalusugan. Sumain niyo ang katotohanan. Come the fountain, every blessing, tune my heart to sing thy praise. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest. Muling aarangkada ang inyong kapanalig sa Veritas Campus Hour. Campus Hour. Ngayong Season 11, lalarga na ang mga bago ninyong kapanalig sa FEU Campus Hour. Mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Mga bagong kapanalig na magbibigay boses para sa kabataan. Tara at samahan ang FEU Campus Hour, handog ng Far Eastern University, FEU Studios at Radyo Veritas 846. Bibiyahin nga ang FEU Campus Hour Season 11. Season 11. Panalangin para sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Katamis-tamisan naming mahal na Poong Nuestro Padre Jesus Nazareno, Diyos at manunubos namin na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na pagpapakuan sa iyo. Kaming abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap mo sa iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan upang doon mawakasan ng aming mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo kami, O Butihing Jesus. Inaamin namin ang aming mga sala at kami nananalig na dahil sa kabutihan mong walang hanggan ay huhugasan mo ang mga ito ng iyong dugo. Ibig ka namin ng higit sa lahat. Ipinangangako namin na kami magiging matapat hanggang sa oras ng aming kamatayan. Patnubayan mo kami ng iyong biyaya at ihatid mo kami sa landas ng iyong mga utos dyan sa iyong langit na kaharian. Amen. Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, araw ng Biyernes, ikalimang araw sa buwan ng Enero, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert
nationwide. Humiling ng panalangin sa Osamis Archbishop Martin Humawad para sa pagkakaroon ng mga obispo sa mga bakanteng diocese sa bansa. Naniniwala ang arsobispo na sa mga panalangin ay magabayan ang Santo Papa Francisco ng Banal na Espiritu para makapili ng mga paring iaangat bilang obispo upang mangasiwa sa simbahan. Tinura ni Archbishop Humawad na ang bawat isa ay hindi karapat-dapat subalit sa gabay ng Diyos at puspos ng Espiritu Santo ay makakapili ng mga mabubuting pastor na mga ngalaga sa kawan ng Siyam na Diyosisi. Sa pagpanaw ni Pagadian Bishop Ronald Luna, Siyam na Diyosisi sa bansa ang sede vacante, kabilang na Alaminos, Baguio, Balanga, Katarmana, Gumaca, Ipil, San Pablo at Tarlac. Bukod sa mga sede vacante, ilan pang obispo ang naabot na ang mandatory retirement age na 75 taong gulang, kabilang na si Archbishop Rolando Triaterona ng Caceres, Birac Bishop Manolo de los Santos, Cubao Bishop Honesto Ongtioco at Kabanatuan Bishop Sofronio Bangkuda. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 7. Ako inyong kapanalig, Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Mga kapanalig, ako ay si Bishop Gerardo Alminasa sa Diocese ng San Carlos. Bagong taon na naman, pagdasal natin sa Panginoon at hilingin ang ating magandang kinabukasan at para sa ating bansa. Pagnilayan natin ang sulat ni San Pablo sa 1 Corinto, Kabanata 12, Talata 12 at 13. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nanatiling iisang katawan. Naging Hudiyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Kaya tayong mga kapanalig ay magkaisa at kumilos ng mabuti para sa kinabukasan ng ating bansa. Makinig sa Veritas 846, ang radio ng simbahan, at manood sa DCRV 846, Facebook page, at sa Veritas TV sa Sky Cable Channel 211. Happy New Year, mga kapanalig! Kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Oh, bless the Lord, my soul. Ang Baptism of the Lord ay hudyat na pagtatapos ng Christmas season o panahon ng Kapaskuhan. Ito ang ikalawang pagpapahayag ng pagka-Diyos ni Jesus na naganap sa kanyang binyag sa Ilog Jordan. Ito rin ang simula ng ministeryo ni Jesus. Ang kapistahan ay tinatawag na Theophany dahil nagpakita ang Diyos sa tatlong persona ng Trinidad. Ang anak ay nabinyagan, ang banal na espiritu ay bumaba kay Jesus, at ang ama ay nagsasalita mula sa langit. Sa kaganapang ito, ang ama at ang banal na Espiritu ay nagpapatunay sa pagka-Diyos ni Jesus, at si Jesus ay nagpapasakop sa kalooban ng kanyang Ama sa pagbibinyag kay Jesus. Nasaksiyan ang katotohanan ng pagkakatawang tao ng Panginoon at ang kanyang pagpapahayag bilang si Jesucristo. Ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Nazareno 2024. Narito ang ilang paalala para sa ligtas na pagdiriwang at pagdalo sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno ngayong 2024. Magtulakan upang walang masaktan sa kasagsagan ng traslasyon. Bawal ang pagdakyat sa andas. Para na masilayan ng lubusan si Jesus Nazareno, maaari pa rin maghagis ng panyo upang maipunas sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Tuloy pa rin ang pagpasan sa pingga at paghila sa lubib. Gayunman, huwag lamang kalimutan na maging maingat upang walang mapahamak sa kasagsagan ng traslasyon. Nazareno 2024, ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno sa ikasyam ng Enero. Damay kapanalig. Tulungan ang ating kapanalig. Pakinggan natin ang panawagan ni Bernard Lontok, 41 years old, ng lalawigan ng Rizal na may chronic kidney disease. Ano pa po, noong 2021, dalawang taon na. Dati
ano lang, nahihilo-hilo lang. Kulang lang sa dugo. Tapos nung tumagal na, nagkaroon na ng infection sa bato. Tapos tumataas na yung crea. Tapos hanggang sa tumaas na ng tumaas. So, kasi yung mga gamot ko noon, hindi ko talaga kayang i-provide. Kaya nagkulang siguro sa inom ng gamot. Kaya tumaas na ng tumaas hanggang na-dialysis na. Nung wala pa akong sakit, nagta-tricycle po ako. Nakikilabasan po ako ng tricycle. Ngayon, wala na. Hindi na rin ako tinatanggap ng dati kong ma-operator kasi alam nila nagda-dialysis na ako . Mas gusto nila mga kukunin nila na driver yung diretso isang linggo bumibiyahe. Ngayon po, talagang kinakapalan ko na yung mukha ko, hingi ng tulong sa mga kaibigan, mga kaklase, tas kung saan-saan ahensya na po ng gobyerno. Doon na lang po ko. Tsaka dito rin po sa Veritas. Yung isang kasamaan ko rin po sa dialysis, bali lumapit na rin po rito, na ikwento sa akin, kaya sinubukan ko po na lumapit din. Mensahe ko lang po sa mga sumusuporta sa programa ng Caritas. Maraming salamat po, lalo na sa mga sumusuporta, tsaka sa mga kapwa ko pasyente. Pwede rin po kayong pumunta rito para makahingi rin po ng tulong. Maraming salamat po. Handang tumulong sa lahat ng nangangailangan. Veritas 846. Makinig. Star of wonder, star of night.